That's an eternity of basketball ahead of us. Another beautiful steal perpetrated by Rod White. The action continues. A let-go situation here. Alex Deegan going up against another team. Jeffrey Moore has open access to the bucket. Wonder yourself on that normal replay of that last hit of action was Juan Fernandez actually wanting to dish off the against Master Jaworski. We're crossing the Twilight Zone. That's an eternity of basketball ahead of us. It's been 2 years since we started the Pasig River Cleanup and Dredging Project. Before that, we were doing the Tulyahan River Cleanup Project in 2020. For Pasig River, Misarang is allocating 2 billion pesos to clean up the river. We are pleased to report that so far for the past 2 years that we have been cleaning up, we have already removed about 1.3 million metric tons of silt and waste in both Pasig River and San Juan River. And we have already covered more than 22 kilometers of the 27 kilometers of Pasig River. And here, more than 5.4 kilometers of San Juan River. So our focus was really more on the shallow areas of both the rivers. Importante yung talaga dredging. Pero mo, 1 meter lang, ilalagyan mo tubig. Paano hindi aapaw dito sa lupain? Kaya yun ang isang problema. Tara, napakagaling ang San Miguel sa tulong para sa taong bayan. Last 2 years, medyo mababaw na lang, walang ganong problema. Hindi pa nag-dredging dito ang San Miguel, binabaha dati. Pero ngayon, wala namang. Hindi na masyadong mataas ang tubig, wala na masyado kaming pangamba dito. Napakaganda na collective efforts, we really can solve this problem. Kasi economically, uplift the livelihoods of the poor and the rich para magpantay-pantay ayos lahat para kaginhawa for everyone. We're almost nearing the completion of the river cleanup here in Pasig River and San Juan River. We are targeting to finish by July or August of this year. Our aim to contribute to the community that San Miguel is able to, you know, help in the not only in terms of reducing river pollution, but also to increase the water holding capacity of the river so that we can mitigate flooding in the future. This is an eternity of basketball. We're part of a Global Ibolin network. Check out globalibolin.com for original articles, audio and video projects, all the shows, and all the social media of the Global Ibolin Network. Our most popular episodes on the YouTube channel of Global Ibolin. Bongs Adornado, number 1. Yoyo Villamin, ang number 10. Mga Chris pa yan, dalawang yan. And you got everyone else in between. We're also streaming right now on the Twitter page or the X page of Global Ibolin. So you can watch us there. Linktree.com/Global Ibolin. That's the link you need to get the all of those. Okay, here we are. It's episode 208. Dalawa kami ni Noel Zarate sa araw na ito. Ako po si Charlie Cuna. And yung guest natin, ang dami na nila eh, no? Kasi parang factory ang Cebu talaga sa mga basketball player. Di ba? Parang they play, and then sumisikat sila doon, biglang nasa Manila na sila, sumisikat na sila rito. Ang gagaling maglaro, and you know, a whole bunch of them. Yung mga photos nga natin, minsan paulit-ulit kasi, di ba? Ang dami nila eh. Magkakasama sila, tapos pinakikita natin dito on the show. And this is one of those players who did play for the University of Visayas Green Lancers. And actually, nag-upco rito recently. Nag-upco reunion, di ba? Naglaro din sa Bax Jin Samika. Tapos, maglalaro dapat sa UTEX. Eh, nag-dismand ang UTEX. Kaya pumunta na lang siya sa Gallery Dominic. Nag-Great Taste Champion. Twice yan, 1984. Tapos, finished his PBA career with the Alaska Milkmen in their first season, 1986. Pasok na natin. Imported from Cebu. Ah, si Senyor Woodrow Balani. Sir Woody. Mayong buntag, sir. May buntag, wow. Charlie. Noel, ate. May buntag. Thank you so much, sir, sa inyong pagtanggap ng aming invitasyon. Alam mo, yung mga tropa mo, yung mga taga-UV na yan, yung mga barkada mo, halos lahat sila naging guest na rin namin dito. May mga ilan na lang ang pinipilit namin. Si J-Ram, sana maging guest na rin namin soon. Pero eh, umpisa natin sa umpisa. You're not from Cebu. You're from Cagayan de Oro, di ba? Yes, I'm from Cagayan de Oro City. O, so doon ka sa CDO. O, paano ka naman napasok sa basketball, sir? Bakit basketball ang nahiligan mo? So, nag-start ako ng basketball
high school ako sa Cagayan de Oro. Player ako ng varsity sa Pilgrim Institute. Yun ang school ko, high school. So after that, naglaro ako ng palarong pambansa. So lumaban kami ng championship. Kalaban namin yung grupo ng NCR, sila by Cristobal. Tapos, yun nga, maganda ang pinakita ko, maraming offer sa akin. Maraming offer sa akin sa Cebu, Manila, Lasal, Litran. Oh, wow. Tapos, marami pa. So, ang mother ko, taga Cebu, kaya nagsuggest ako na sa Cebu ako mag-college. University of Visayas. Okay. Pero bakit basketball? Kasi naglaro ka na nga sa Pilgrim Institute. Pero bakit basketball ang nahiligan mo? Dahil ba naglalaro yung mga may mga barkada ka diyan, o baka yung father mo nagba-basket? Usually ganun ang influence. Kasi Cagayan de Oro, marami rin nagfo-football diyan, marami nagbe-baseball. Nung back noong panahon na 'yon. Ang ano ko kasi talaga noon, baseball ako eh. Okay. Laro ako ng baseball sa Cagayan de Oro. Tapos nag-ship ako ng basketball. Marami akong mga kaibigan, mag-basketball ka na lang kasi matangkad ka. Oh, sabi ko, itry ko. Ngayon, yun yung story, medyo, ano? Lagi basta matangkad, basketball dapat, di ba? Oo. Ngayon, natuto naman ako, yun nga, pumasok ako sa varsity ng Pilgrim. Nag-try out ako, kinuha ako ni Attorney Legaspi, Arturo Legaspi. So, pagkatapos nun, naglaro kami palarong pambansa. So marami nang kumukuha sa akin doon sa mga commercial team sa Cagayan de Oro, yung mga team ng Bema Trading, marami pa, eh, nag-champion kami. So kasama ko yun din yan, kinuha ko sila Pongki Alulor, sila Jeremy Risa Cagayan de Oro, naglaro kami sa Bema. Ngayon, matatapos yan, nagpa-Cebu na ako. Eh yun ang hilig ko na, basketball na, tsaka medyo may konting karate rin. Ah, kataga. Karate pa. Pero gaw, ano, ang tanong ko dyan, syempre, eh, nung natututo ko mag-basketball, napadpad ka pa sa Cebu, sino yung mga una mong iniidolo? Kasi syempre, mga sikat nung panahon na yun, mga Manny Paner, di ba? Sila Aglito Matis. So, sino yung mga una mong iniidolo sa basketball? Alam mo, Noel, nasa Cagayan de Oro pa ako, high school pa ako. Naglaban na yan, Chris Patoyota. Ah. Na yan, Toyota, oh. Ang idol ko talaga doon sa Chris Panonio, si Philip Cifar. Okay. Oh. Oh, sabi ko, ang galing nila mag-basketball. Sana maging PBA din ako, makalaban ko man sila. Oh. So, nakalaban ko talaga sila. Dito na ako sa Manila, nag-PBA na ako. Sabi ko, anak ko pala na player dito. Kasi, lang height ko, 6'3". So, pagdating doon sa amin, sentro ang laro ko eh. So pagdating sa Manila, sinabihan ako ni Turo Balinseona nung naglaro kami ng upcourt, Woodrow, huwag kang mag-center kasi malalaki ang player dito. Katulad na Jerry Samlani, mga sentro yun. Hernandez, maglaro ka ng forward, sabi sa akin. Oh, sige po, subukan ko, maglaro ako ng forward. So, yun. Oh, lalaki na ng kalaban kasi, di ba? Pagpagdating. Pero ba't ka nag-decide bakit UV ang napili mo? Yun ang next question ko. Oh. Yes, kasi ano, Charlie, my mother's from Cebu City. Mm-hmm. Yung papa ko taga Bohol, Tagbilaran. So, doon ako kasi yung University of Visayas, yung UV, ano naman sila, si dating governor, si Eddie Gulyas, right, mabait sa amin, sa player, tsaka yung mga kapatid namin, scholar sila. Libre sila sa school. So, nakapag-aral din ako ng kapatid ko. So, kaya doon ako, nakatulong din ako sa parents ko, at least maluwag-luwag na rin yung ano, di ba, yung ano na. Yun. Pero sinabi nyo nga, may offer din kayo sa Manila, Lasal, Letran, gano'n. Ba't hindi mo sinilip yung Manila? Baka mas maganda sana yung naging, ano, di mo, mga opportunities na mag-aaral. Yun nga po, ang sabi sa akin, una-una, ang Letran, si Nemi Villegas. Ni-recruit ako ni Nemi Villegas. Ang sabi ni Nemi Villegas, hindi ko makalimutan, ha, Woodrow, sabi niya, you are from Mindanao,
bakit ka pa dadaan ng Visayas? Dumiretso ka na sa Manila. Sabi niya sa akin. Sabi ko, alam mo coach, hindi pa ako nakadecide eh. Ano na muna ako, bigyan niyo muna ako ng time na makadecide ako. Kasi kinukuha niya talaga ako, sabi, literal ni kay Memi Villegas. So pangalawa ang Lasal. Kinukuha ako ng Lasal, sabi ko, so nag-decide talaga ako, sabi ko, wag na muna sa Manila. Total, dito lang muna ako sa Cebu. Dahil mga Bisaya nga, nandun yung mga relatives ko sa Cebu. Eh doon, doon ako naglaro sa Cebu talaga, University of Visayas. Yung University of Visayas, alam na natin at the time, ano, University of Visayas, medyo marami na rin na po-produce ng mga magagaling na players. Sino mo nakasama nung panahon mo sa UV? Ay, matitindi ang mga pa, ano namin, matitindi yes, yung mga... Matindi nga, matindi nga. Ano ko, mga teammates ko. Dahil, unang-una, ang body ko, si Pongki Alolor. Yan. Yun. Yep. Oh, talagang barumbado yung maglaro. Ha? Pangalawa, Jay Ramirez. Oh, yung mga... Aray, team, aray. Oh. Willie Nerlau. Si Jerry Pingoy. Kasama ko yon, Jerry Pingoy. Oh. Oh, si Eddie Boy Mendoza. Yun, kasama ko rin yun. Tsaka malakas kami. Ang under kami ni Jake Roas. Yung coach namin si Jake Roas. Oh, malakas sikat kami. Din. Yung coach namin sa University of Visayas, siguro 7 players, 7 player namin sabay-sabay pumasok ng pro PBA. Mm-hmm. Iba-ibang team. Ang lakas nga talaga, halos lahat ng binanggit mo, naging guest na rin dito sa show at kinakwento nga nila, grabe yung sama. So talaga nilalampasan nyo lahat ng kalaban. Sino yung pinaka-main na kalaban nun? Ninyo, pinakamalakas dyan sa Cebu. Nung naglaro kami dito intercollegiate, natandaan ko, naglaro kami sa nag-rumble dito sa Ilocos kalaban namin yung FEU. Ayaw nila magpatalo. Okay, ayaw din namin magpatalo. Sino yung mga player? Sino yung mga player na FEU panahon yun? Pero sila Villamin, by Cristobal. May negro pa sila yung Wilson ba yun? Anderson ba yun? Yeah. Williams ba yun? Williams? Wilson. May negro pa sila eh. Williams, Anthony Williams. Anthony Williams yata, di ba? Kami, sige, laban tayo, huwag tayo magpatalo. Ayun. Ay, yung mga Cebu naman, mga palaban eh. Mga palaban din naman yan, kaya, di ba? Oo naman, oo. Laban kami. Tapos, ng sulod namin kalaban, intercollegiate din, San Beda, yung grupo nila Chito, yung dalawang kambal na di Guzman, malakas din sila, Alex Marquez, Gibiango. Yun, malakas yun, oo. Tinalo namin yun. Tapos sila naman sa litra naman, sila Eto Isigera. Yung grupo nila, Isigera, yung grupo nila. Malakas din sila. Pero malakas ang University of Visayas. Team Coloso, no? malakas sila. Di kami magpapatalo talaga. Ayaw namin magpatalo. Dahil natutuwa kami. Every time na maglaro kami sa labas, katulad ng intercollegiate, talagang binibidyo yan. Tapos isi-send yan sa Cebu. Yung mga Cebuano naman nanonood doon. Tuwang-tuwa sila. Puta, lalaban University of Visayas. UB. Kaya pag umuwi kami, welcome na welcome kami. Pag bumalik kami ng Cebu, welcome. Sikat na sikat kayo. Kaya parang superstar kayo siguro doon. Di ba? Kasi madali talaga kayo. Mga tao, sige, laban na. Okay, tama. Hindi, pinag-uusapan na natin yung UV. Pumasok na tayo sa unang segment natin dito sa show, yung tinatawag natin na time capsule. May mga photos na hinanda si Sid, kahit wala siya rito. Pasok na tayo. Let's enter the time capsule. Go back in time. Ito, medyo nagbabakbakan dito. SWU Southwestern. Kalaban ang... Southwestern University yan. Ayan. Si Willie Tanduyan yung nasa kanan, di ba? Yung sa kaliwang picture sa kanan, di ba si Willie Tanduyan yan? Oh, Willie yata. Tanduyan to. Oh, di ba? Yung nag-aantay ng pasa. Oh, malakas din yan sila. Oh. Yung grupo nila... Hindi ko. Oo. Oh. Ano yun? Yung grupo nila, ano yan, sa Twister University, kay BB Boy Asnar, kay Jula George Asnar. Right. Malakas yan. Sino yung mga ano? Bukod kay...
O bukod kay Tanduyan, sino pa ba pambato ng Southwestern nung panahon na? Cobras sa tawag sa ala, Cobras. Si Dudong Albor, si Dudong Albor, player dyan. Oo nga pala. Si player din yun, oh, Dudong Albor. Yan, right. si De La Cruz, si Bibot De La Cruz. Na player ng Honda Mariwasa rin, Galeri Dominic, kasama ko yan. Southwestern din yan. Yes. Malakas sila. Freddy Serapica. Freddy Serapica. Ganda ng mga photos. Jordan yun. Pansin mo, ha? Puro stripes, ha? Puro stripes. Yung medyas may stripes, yung wristband may stripes. Aba. Yung pati uniforme may stripes. Ha? Hindi mo nanalo. Kayo pa rin mas malakas, ha? Saan ginawa ito? Sa Cebu Coliseum o sa ano? Sa bahay nyo? Sa ano? San Carlos. San Carlos Coliseum. For sure. We thank Philippine Basketball Diaries, of course, para sa ating mga photos, no, na may nahanap nga tayo. Naka-identify, may caption yan eh. Doon sa magazine, may caption. Nakalagay yung pangalan ni Sir Woodrow dyan sa caption na yan eh. So ito mga ibang photos. At least nakita natin yung forma nila during that time. Tsaka usong-uso talaga yung magkaibang kulay ng taas sa babae, no? Yung jersey sa shorts. Mm. At saka alam mo, Charlie, Noel, ako naman, hindi ako offensive player. Defensive player ako. Hmm. Talaga ako, parang Philip Cesar talaga, di ba? Yan, Philip Cesar. Kaya nila ako kinuha sa Cebu. Yun na, ako daw yung Philip Cesar ng Cebu. Kaya ako kinuha ko ng Manila. Oo. Kaya si Turo Balinsona, that time, inopera kami na player ng Upcore. Kami ang first player ng Upcore. Si Turo Balinsona, pumunta ng Cebu, nag-recruit ng player. So ang nakuha niya doon na player, ako si Pongki Alolor, yung player ng CCC si Janaharo, saka yung Cagayan de Oro na player si Johnny Casino, si Boy Portosa, saka si Freddy Domingo, yun player kami na noon. Nahaluan lang Alex Clarinho, Padim Israel, Gary Vargas, Jerry Samati, Jimmy Manalastas. Si Danny, ngayon, Danny Manalastas. Ngayon nag-decide kami, maraming grupo sa amin, kinausap kami ni coach namin si Lorito Carbonell tsaka itong si Cholo Martin sa Box Jeans. Kinuha kami, ni-recruit kami ng Box Jeans kasi yung grupo ng Upcore pumasok na yung FEU. Sabi ko, sige, maglaban tayo. Sabi ko, maglaban tayo, doon tayo magano. Upcore sila, kami Box Jeans. Malakas din kami sa Box Jeans. Sakto, may comment dito si Al Graho sa San Juan Street, Pasay City ang quarter of ng Box Jeans. Yes, totoo. Woodrow Balani, Jan Naharo, Jay Ramirez, Louis Brill, oo. Diba? Oo. Tinatanong niya, saan ka na ngayon, idol? Oh, sir. Nasa ka ba ngayon, sir? Dito ako sa Project 3, Quezon City. Oh, Quezon City. Manila rin pala. Kita mo ba siya? Buabati ah. Ibig mabati ka, pagkaan mo sa PBA dati. Yan. Ricky Relosa daw siya. Pare, gusta, Ricky. Sa Amerika na yan, sa Amerika. Nagpupuyat para panuorin lang tayo. Si Ricky, ito rin. Ito talaga. Thank you, pare. Pero pag-attendance yan parati. Tapos ito, may kami former teammate ka rin, nanonood, si Boy Almirante. Oo, yan ang buddy ko yan, best friend ko yan. Sa Cagayan de Oro, Boy Almirante. Magagaling na player yan. Yung mga legend na mga Cagayan de Oro. Yan ang mga player ng Cagayan de Oro. Yung dalawang magkapatid, Tata and Manny Diaz. And Andy Mendoza. Ayan pa. Si June Naira. Oh, June Naira. Naira pa yan. June Naira. Cagayan de Oro yan. Oh. Yun, yung mga tropa mo dati, nanonood lahat ngayon, no? So yun, at University of Visayas, syempre sumikat na nga kayo lahat, re-recruit kayo rito. Yung naglaro ka rin sa Commercial League sa Cebu muna, di ba? Oo. So you played, sabi mo, sa Compingco, tsaka sa ano, yes, una naro ako sa Compingco Marketing. Grupo din kami doon, Camila Marcelino Diputado. Kami na Willie Magbutay, Carla Grosas. Kami rin, Pongki Alolor, kami grupo, Eddie Boy Mendoza. Naku, sakto-sakto pagkasabi mo, ayan o. Wow. Ayan na. Oy, buddy, I know. Nandiyan ka pala.
Sakto na, no? Pagbanggit na pagbanggit ko, lubas yung comment. Si, si Pogi, si Pogi pag Bisaya, guess natin, perfect attendance, ano? Oo nga. Suporta talaga sa mga tropa eh, di ba? Yung mga yan. Oh, pero yan. Yung nag-commercial league ka, yung nag-commercial league ka sa Cebu, tapos ka na sa UV or sabay yun? Sabay, sabay po yon. Sabay po yon, Charlie. Ah, so pwede. Pwede. Kasi di ba yung iba, hindi pinapayagan ng ibang liga na magsabay eh. Commercial tsaka... Eh, doon lang sa amin yon, Charlie. Commercial team. Sa Manila. Lang. Sa Manila lang, oo. Cebu lang, oh. Sa Manila kasi iba, mahigpit dito eh. Mahigpit dito eh. Sa amin, Cebu, okay lang. Lahat ng mga basketball player, okay. Varsity, so, pwede maglaro sa commercial. Oh. So ilang taon ka na sa UV? Kinumpleto mo yung 4 taon sa UV? Anong course nyo nga pala doon? Commerce ako doon, commerce. Yun ang course na lahat ng basketballista sa Cebu. Commerce. Tapos napanggit nga pa na kanina ni, ano, ni Woody Ball, yung CCC. Kung hindi nyo po naalala yung pangalan ng CCC, ang pangalan na po ngayon, University of Cebu. Doon po galing yung Junmar Pajardo. Dati nga, hindi CCC tawag dyan, Triple C. Triple C ba tawag dyan? Correct. Okay. Triple C, tsaka dyan Junmar Pajardo, tsaka Brian Arruela, di ba? Yes, yes, sila dalawa, taga UC. UC. Tapos nun, LT, paano yan? During your UV days, naglalaro ang commercial, paano ka naman napadpad sa Manila? Sino naka-discover sa'yo na, Woodrow, sa Manila ka na maglaro, hinug din eh. Yes, yeah, ganun yan, Noel. So, naglaro ako, Noel, after yung player ako ng commercial team ng Compinco Marketing, naglaro ako sa Gaisano team. Yung Gaisano team, dati sa Asnar Cup. So ako ang naging MVP doon. Kasi yun, may import kasi yun. Ang coach namin doon, si Glenn McDonald. Aba. So yung import namin, si Julius Wayne. Naglaro kami, Camila Soles. Gaisano team kami, Camila Soles. Ngayon, pagkatapos noon, gusto nila... Yung may-ari ng Gaisano team, gusto nila ipasok ako nga sa UTEX Wrangler, sa UTEX. So sabi ko, sige, punta ko na Maynila, laro ko sa UTEX. Pagdating ko dito sa UTEX, almost 3 days yata o 4 days, nag-practice ako, kasama ko si Fritz Gaston. Na-disband naman. Na-disband. Oh, Lalimbing, sila si yung dalawang Pineda, magkapatid. Na-disband yun eh. Na-disband. So, kinuha ko ni JC Suliano sa Gallery Dominic. Yung ang tatay-tatay natin noon, si JC Suliano. Mabait. Mabait yun, JC Suliano. Mabait yun. Naglaro kami. Nasa Cebu yan pa ngayon eh. Kaya grupo namin doon sa Gallery Dominic, mga Bisaya na. So, hindi na kami nag-abot ni Pongki doon. Si Pongki Alulor, naglaro siya ng Greatest. Hindi na kami nag-abot sa Gallery Dominic. Ang coach namin doon, si Tito Iduque. Tapos, ang assistant namin, si Tony Mego. So, pagkatapos ng contract ko noon, na-disband din yun eh. Na-disband yun eh, yung ano, Gallery Dominic. Kinuha ko ng Greatest ni Bibi Dalupan. Kaya doon kami nagsama ni Pongki Alulor. Balik muna ako doon sa Gallery Dominic. Kamusta naman yung ano, yung time mo doon sa Gallery Dominic? Alam natin, first time na magkaroon kayo ng boss na babae, si Senator Nikki Cositeng. So kamusta naman yung ano, yung team na yun? Pag nakikita niyo si maganda yun, si Nikki Cositeng, yun ang boss namin. Okay naman, wala naman siyang problema. Asikaso naman kami lahat. Asikaso kami lahat, mga player. Yun lang, minsan, medyo... yung ano namin, medyo na-delay din. Pero okay lang sa amin, okay lang. Wala namang problema. Kaya na-disband yun, So meron pa akong natirang 8 months na contract. Kasi 2 years ako eh. May 8 months na disband na yun eh. So ang ginawa ko, umuwi ako ng Cebu na. Pagdating ko sa Cebu, tinawagan ako ni Pongki, pumunta ka ng Maynila. Kinukuha ka ni Bibi Dalupan sa Greatest nga. Sabi ko, sige, pupunta ako dyan. Kaya bumalik ako ng Maynila, naglaro ako ng, nag-try out kami, isipin mo, dalawa lang ang kukunin, tatlo yan lang yata ang kukunin o dalawang player lang kukunin,
ang tryout, kulang-kulang mga 60. Ang dami. Wow. Steve Watson, ang dami. Grupo. Ang dami. Sabi ko, ang swerte ko naman, isa ako doon sa... Pagdating ko doon, nag-practice lang ako ng 3 days yata. Pinapirma na ako ng kontrata. Sabi ko, ito na. O, sige. Ayos ah. Siyempre, may endorsement na, men. May endorsement na ni Pongki eh. Sabi ni Pongki, bata ako to eh. Pero ano, kamusta siya kami ano pa naman? Ano nakita sa'yo ni Baby Dalupang kaya sa practice? Bakit ikaw yung na-sign sa dinami-dami nagta-try out? Ano kasi ako, ano? Ay, Noel. Masipag kasi ako, Noel. Practice that time. Mm. Mm. Masipag ako. Nakapakita talaga ako ng practice. Ngayon, yung every time na mag-practice kami, alalay ako lagi ni Ricardo Brown. Batulin yun. Mabilis tumakbo yun eh. Ricardo Brown. Lagi kami alalay noon, Ricardo Brown, kaming dalawa. So, okay naman. Pag pinasok nila ako, ang dinidepensahan ko yung mga imports. Bibigat. Sabi ko, sige, laban lang. Yun yung pero tama yun, sinabi mo dati, ikaw yung Philip Cesar of Cebu, tapos biglang coach mo na ngayon si Baby Dalupa. Ano naman pakiramdam mo na, nalaman ba ni Coach Baby, sabi coach, ako yung tinatawag na Philip Cesar of Cebu. Di mo pa kinuwento kay Coach Baby yun? Alam niya, alam niya. Ano naman sinabi niya sa'yo nung nalaman niya? Sinabi niya, ikaw pala yung Philip Cesar of Cebu, ano? Kaya nga pinabantay sa mga import eh. Dahil Philip Cesar of Cebu. Hindi yung that time, yung nag-championship kami, best of seven. Nag-championship kami, best of seven that time. May game yun na tinawag niya ako. Sabi niya, Woody, tingnan mo si Atoy ko, ang takbo ni Atoy ko. Shooter yan. Sabi ko, coach, alam ko ng galaw niyan. Takbo ng kaliwa. Ikot sa kanan. Pidaw yan. Ako nang bahala niya. Tama. Itipinsan ko yan. Sa kanya. Minsan, talagang panahon din ni Atoy ko, no? Talagang matibay talaga. Matibay din talaga si Atoy. Talagang Atoy ko talaga. Grabe. Grabe sa opensa. So, tanong ko lang dito sa picture na to sa Gallery Dominic yan, no? Number 26 po kayo. May kwento ba dyan sa 26 o inassign lang sa inyo yung number? Hindi, yung number na yan, 26, birthday ng anak ko yan. September 26 yan, birthday ng anak ko, yung panganay ko, yung babae. So, pinili mo talaga? Chanta yung na-rumors ba na parang si Lydia Di Vega tumakbo. Okay. Ah, gano'n? Chantal Balani. Okay. Tumakbo. Ayaw nung mami niya, mag-school ka na lang, huwag ka na dyan. Sayang. Tinitingnan ko itong photo na to. Sino yung number 8 dyan sa may kaliwa mo dyan sa baba? Ito si ano? Si Dalman yan? Ha? Ito si kasama ko, si Oliveros Dalman to, si Nonoy Dalman to. Oh, si Nonoy Dalman yan. Saan? Yung number 8? Yung number 8? Itong nasa gitna. Hindi. Yung sumushoot sa gitna, number 8, si Jack Hakutinyan. Si Marlo Hakutinyan. Itong sa kabila, si Nonoy Dalman yan. Para si Dalman nga yan, si Dalman yan. Yung sa kanan. Hindi ba si Bebeng Martinez yan? Hindi. Itong isa, kasama ko si Tony Torrente to. Tony Torrente. Yung sa kaliwa. Yung sa left. Yung sa kaliwa. Yung si Steve Watson yung nasa gitna. Yung nakatayo sa gitna. Steve Watson, di ba? Steve Watson. Siyempre gusto natin malaman kung sino itong mga to. Pero that's Marlo Hakutin. Dinoble team yun. Mukhang nahuli mo si Jack dyan eh. Si Mar Jack eh. Mukhang nahuli mo. Hindi lang kita pero mukhang naabutan mo yata eh. Di ba? Yung mga taga, yun, isa pang Bisaya. Si Dalman yan eh, yung nasa kanan. Si Nonoy Dalman. Diba? Nonoy Dalman yan. Tanong ko lang, balik lang tayo atras ng konti, yung APCOR, nag-reunion itong APCOR nung last month lang, itong February. Naimbita ka ba ron? Natawagan ba kayo? Para hindi ko alam, Charlie. Nag-reunion yata sila. Pero hindi ko,
Kasi kayo yung umalis eh. Sabi mo nga, kayo yung umalis eh. Naging box jeans kayo eh. Oh, yung box jeans kayo eh. Baka hindi kayo kinumbida kasi nag-box jeans kayo. May galit pa. Nagsama-sama kasi sila, di ba? Sila Padim, sila Danny Manasta, si Mon Cruz, Jerry Somlani. Nagsama-sama yata sila eh, di ba? Itong, yeah, itong last month. Yung nila noon, yung ano na sila. That's right, that's right. Ano ba si Turo sa reunion? Parang nandun, parang dumating yata si Coach Turo doon sa photos, di ba? Oo, nandun yata si Coach Turo. Nakita ko nga, pero wala naman, hindi naman sila nag-invite sa amin siguro. Eh, ano, mag-reunion kayo ng box jeans para maiba. Oo. Maganda nga yung mag-reunion kami. Panahon niya. Makita-kita kami. Hindi, alam mo magandang idea. Ito lang naisip ko lang ngayon. Dapat lahat ng Mika players na buhay pa, dapat mag-reunion eh. Ilan na lang kayo Mika players na nandiyan eh. Hey, diba, ayun nga sabi ko. Lahat ng mga Mika dapat mag-get together. Pero ay, kailangan mo sponsor eh. Noel, ito pa lang sa kanan. Si ano pala ito? Si Benji Poblete. Oo, oh, yung sabi nga ni Poblete. Si Poblete. Si Poblete yan, si Benji. Oh. Mm-hmm. Oh, diba? Yung mga galing Honda Mariwasa, yung ibang ano, nalipa sa Gallery Dominic, di ba? Mm-hmm. Honda Mariwasa team eh. Parang ano, yun yung successor, di ba? Yun na yung last team ng Honda, yung nila Coseteng eh. After Gallery, nawala na sila sa PBA eh, di ba? Naabutan mo pa si Boss Emerson Coseteng, kung ganon. Opo, naabutan ko sila. Tapos na naman si Emerson Coseteng, kasi minsan lang may magkwento tungkol sa kanya eh. Oh, mabait po yun. Yung namatay po siya, yun nga ano sa amin, si yung anak na, si Nicky Coseteng, yung former senador. Mm-hmm. Yun na yun na nag, ano sa kanya. Mabait yun, yun si Emerson Coseteng, yun yata yung founder yata ng ano yun? PBA ba yun? 1975 ba yun? Original. Sila dyan. Sila yung nag-boom. Tahimik lang siya, mabait yun. Emerson. Mm-hmm. Nakasama ko pa dyan eh. Si Joy Donicio. Oh yes. Si Johnny Rebilla. Rudy Soriano. Rudy Soriano, correct. Jimmy Taguines. Jimmy Taguines. Si Danny Florencio nakasama ko pa. Oh, nakasama ko pa si Danny Florencio. Si Danny Florencio, yan ang last niya eh. Sa si JJ Javier. Si JJ Javier, sentro namin. Jimmy Javier, that's right. Mm-hmm. Correct. Diba? Sila Michael. Si Chris pala yung binanggit mo. Hindi ko maalala kung sino yung guest natin dati na sinasabi, madali daw utangan si Emerson Coseteng. May nagkwentong guest eh. Okay lang daw, oo lang daw na oo eh. Nice. Wala nga ngayon, okay lang yun sa kanya. Malit lang. Ano yan, parang barya lang yung para sa kanya. Next photo tayo, Carla. Let's see. What's next? Is it? Ah, ito na. Yan. Yung mga itsura dati. Kino mo naman yung itsura nung panahon na yun, batang-bata pa eh, oh. Yan nga, yung artista yun. Parang Alfie Anido, yung mga ganon. Hindi ko alam kung saan nakukuha nila si Dian. Oo, oh, wala. Nahanap-hanap lang namin yan. May mga kaibigan tayo, PBA Archives. Tumutulong talaga sa atin dyan. Pero di ba, yung mga ganyang photo, parang ang lalim ng iniisip yung picture sa gitna eh. Parang ang lalim ng iniisip. Yan. Parang posing ng ano eh. Parang early yung nasa gitna, tinatandaan ko lang yung player, yung ano nila, yung numero, kaya gusto kong gumante. Mabawi eh. Ganun pala yun. Ano kaya numero niya? Yung nasa kaliwa. Yung nasa kaliwa, nakainom na, gano'n. Hindi ko alam ito eh. Hindi. That time, ano, Charlie, hindi ako umiinom. Okay. Ah, gano'n. Oo, hindi ako umiinom. Wala akong bisyo. Dito lang ako, pagkatapos ng, ano ko, medyo umiinom ako, pero hindi naman, ano lang, pag may okasyon lang. Ah, gano'n ah. Hindi kasi kalimitan ng mga Bisaya, malalakas uminom eh. Oo. Oh. Mga galing Cebu especially, di ba? Ano, isang kahon ng isang grande, isang tao lang eh. Correct. Di ba nga yung kwento ni Willie Generalaw? Di ba yung kwento nga lang ni Willie Generalaw, kaya daw siya nakuha kasi mas marami siya nainom doon sa nagre-recruit sa kanya kaya siya nakuha sa PBA. Galing. Ganun yung style talaga. So nasa PBA ka na, sir. Yung nasa Gallery Dominic ka, unang laro mo, so nakakapasok ka na, rookie ka. Sinong nag-welcome sa'yo sa PBA? Yung unang bigay sa'yo na welcome to the PBA. Boom. Sabay bang, sabay bagsak ka.
Yung grupo namin, eh, welcome nila nga ako. Yun nga, ang ano ko lang doon, kinabukasan, ang laban namin, kalaban namin, Crispa. Okay. Bigat. Bigat, di ba? Yan. O talo kami. Si Cesar, Abed Gidapin. Oo, sila Abed, yung grupo Crispa. Sila Hubalde, sila ano, Pabiosa. Mabigat yun. Yun ang first game ko. Kasi papasok ko sa gym, iba pala rito, ang liwanag ng ano, ang liwanag ng gym ng ano, Araneta. Araneta. Hindi katulad yung nasa, si, nasa probinsya ka, maglaro ka, medyo madilim dito, parang luneta eh, ang liwanag. No? Okay yun. Medyo kaba din, may kaba din, medyo may kaba din. Pero ano lang, lumaban lang talaga ako. Sinong unang bumomba sa isa, Crispa? Ay, may bago rito. Bigyan ko nga ito para ma-welcome sa PBA. Sino unang bumomba sa isa? Wala naman. Kami lang ni Abit. Kami ni Abit noon. Mabilis ang takbo. Nag-lay up siya. Nag-cross kami dalawa. Bumagsak ako. Bumagsak din siya. Galit na galit sa akin. Sabi niya, para kayong Bisaya. Sa akin. Sabi ko, tandaan mo lang numero. Tandaan mo lang numero dong. Sabi ko. Tandaan mo lang numero. Sabi ko. Lugi siya. Dalawa numero kailangan tandaan. Kaya isa lang. Oo. Oh, okay. Kasi wala na, hindi na ako makapreno eh. Diretso na eh. Yeah. Ang lakas, ang bilis ng takbo ko siya, mabilis yung layup niya, hinabol ko siya, na-cross. Yung paa niya, tumama sa hita ko. Bumagsak ako, bumagsak din siya, galit na galit sa akin. Eh, sabi ko, tandaan mo yun, ni Rodong. So si, bumabi naman, first time, first time ha? First time natin marinig diyan ha? Si Abit Gidaben yung unang nakabanggaan. Oo, oh, mabait. Diba? Mabait siya. Normally kasi. Pero hindi, normally, hindi bumawi. Oh, no. Normally, Jaworski or Fernandez eh. After the game, tapos nung game, ano ko siya, nilapitan ko siya, COVID. Sorry, Bit, ha? Sabi ko sa kanya. Sorry, Bit. Nag-sorry lang ako sa kanya. Wala akong preno eh. Sabi niya, okay lang, walang problema. Mabait naman, mabait siya, Abit. Yung mga nag-welcome, kung hindi si Jaworski o si Fernandez, may Onchi de la Cruz pa kasama dyan. Oo, oh, si Onchi. Mm. Isa rin yun, barumbado rin yun. medyo lang. Mabubati si ano, dating guest natin si Ber Santos. Good afternoon na kasi nasa Australia sa afternoon na doon. Dito morning pa eh. Pero nasa Australia. Si Ber. Diba? Let's look at the next photo, Carly. Baka action shot. Ayan, oh, Gallery Dominic. Ito, Gallery Dominic pa rin. Naka-screenshot parang pa tayo dyan, ha? Ito, umaangal kay Bailadesma to, malamang. Totoy na totoy pa ako dyan, eh. Diba? Tsaka yung mga buhok talaga, iba nun, eh. Kakapal pa, diba? Kung hindi ko nga nakita yung numero, isipin ko si Manny Victorino yan, eh. Diba? Dahil sa buhok, eh. Diba? Mga ganyan. Hindi, ganyan naman yung panahon noon eh. Mga buhok talaga, mahaba eh. Long hair eh. Ganun yung style. So, pero kayo siyempre, siyempre kayo lahat magagaling. Galing kayo sa Cebu. Super galing ng team nyo doon. Maganda naman yung amateur career mo. Pasok ka sa PBA. May kumpiyansa ka sa sarili mo. Pero, nung dumating ka sa PBA, sino yung nakita mong player na sabi mo, wow, ang galing nitong player na to? Oo, idol ko talaga noon. Si ano, Ubalde. Ubalde. Yun. Time si Ubalde, naging MVP, mabilis. Tsaka may shooting, perimeter. Oh, tsaka banda. Puro pa banda. Puro boarding. Puro boarding. Nadipensahan ko na rin yun. Dinipensahan ko yun, mabilis talaga. Nadipensahan ko siya, mabilis. Sabi ko, didipensahan ko talaga. Talagang mabilis. Yung Adornado. Yung Adornado, ang nakatapat mo. Si Box, nagsama kami sa Great Ace. Yes, correct. Champion kayo doon. Greatest. Pero sa practice, pag once na mag-practice kami sa greatest, ako nagdi-depensa sa kanya. Pero sabi ni Bog, sige gaw, depensaan mo ako gaw. Sabi niya sa akin. Sige, pahirapan mo ako gaw. Eh, sabi ni Bog sa akin, putay na, basta si Bog mag-pick yan, kilay lang i-pick mo, talagang lilipat yo! Ka. Yeah. Timing mag-potential. Hindi umubra yung depensa mo sa kanya. Hindi umubra yung depensa ko. Magaling siya. Isipin mo, Noel, pag
kilay lang effect niya, talagang lilipad ka. Tama. Hindi na ikaw nagkwento doon. Oh, dami na sabi. Then saka kasi yung mga bata ngayon, yung mga fans ngayon, hindi talaga ma-appreciate yung galing ng Bogs Adornado. Tayo napanood natin siya. Ikaw nakalaban mo siya, sir. Grabe yung galing, no? Yung Bogs Adornado. Ang galing talaga sa opensa, no? Galing. Tsaka hindi ako nag-expect na makalaban ko pa, makasama ko pa, eh. Three times MVP, Bogs Adornado. Ang galing, eh. Galing talaga, eh. Tapos meron pa kayong ko, Ricardo Brown. Yung mabigat yun yung Ricardo Brown talaga. Isa pa yun, yung gumalaw lang ng konti. Tatap niyo kwento ni Lewis, ha? Pinaikan lang daw siya ni Ricardo Brown. Wala daw siya sa prime ng TV. Napatras siya ng todo eh, no? Wala daw siya sa frame ng TV. I think, you know, next photo natin. Ricardo Brown. Alam mo, Noel, best friend ko din yun, Noel, si Ricardo Brown. Mag-watch, practice kami sa British noon, sa Araneta. Siya sa baba, nagsushooting yun. Ako naman, nasa taas. Nasa taas ako, sinisigawan ko yun. Carding! Carding! Oo, galit na galit ako yun pag tinawag na Carding. So no, I'm Ricardo, not Carding. ayaw niyo ng Carding, ha? Important talaga siya. Pero pag mag-jogging kami, diba yung kami sa Oval, kami dalawa tandem, partner kami dalawa. Kami ni Ricardo. Mabilis pero ano, malakas. Oh, exactly, tsaka malakas assistance noon. Diba? Diba yung team yung Carding, yung Carding yung pangalan ng kalabaw sa Bata Batuta dati. Sila Alice Kamatis, siya si Carding Kay. Baka ayaw niya maging katulad ng kalabaw. Ito, tinan mo naman po. Ha? All-star team ito eh. Oh. Parang all-star team. Tinan mo naman. Oh. Brown, Adornado, Tuadles, Victorino. Grupo nito. Diba? Malakas yan. Yung pinakamatindi dyan, yung sa ilalim, pang kasakanan. Yung pinakasakanan sa ilalim. Diba? Charlie. Diba? At least nasama. Hindi mo naman. Ang hirap yan, tinan mo ha. Opensa-depensa yan eh. Diba? May magaling sa opensa. Opensa, Joel Banal, Bernardo Carpio, Chito Loizaga, diba? Woodrow Balani, Jimmy Manansala, puro magagaling dumipensa lahat yan. Itong landmark namin ito, Charlie, si coach namin, Bibi Dalupan, maski ipikit niyang mata nito, mananalo ito lagi. Correct. Tama. Oo, malakas ito. Gulat ko ba noong 1984, hindi na Grand Slam to eh. Pag Grand Slam na to noong 1984 eh. Oo, tama, pag Grand Slam. Dalawa. 2 out of 3 sila noon eh. Tapos yung next season, 2 out of 3 ulit. Kasi nag-4 straight yan eh, di ba? Second and third conference, first conference, second conference eh. Oo. Malakas itong grupo. So, para lang yung... Wala dito tama, si... kasi 1983... Oh, 1983 kasi galing Grand Slam ang Crispa. Akala ko, oy, baka pwede rin tong greatest. Kaya lang, first conference, hindi yata nag-champion. Oh, wala. Sino si Frankie Lim? Kita ko si Coach Frankie gabi. Nanalo si Coach Frankie gabi. Coach siya ng NLEX. Eh. Nanalo sila sa overtime. Bisan, pag nanalo yan si Frankie, tinatawagan ko yan. Sabi ko, boy, puta na. Pag tinatawag lang ako, boy, puta, nakabingwit ka na naman, ha. Medyo malaki isda yan, ha. Okay, sa muntik na kagabi, na-overtime pa, pero na nakalusot naman sila. Pero ito si, ano, Belated nga pala kay Coach Frankie. Leap year birthday. Pero pag-usapan natin, si Arnie Tuadles, sir, kasi wala na si Arnie Tuadles eh, pero pag-usapan natin yung kung gaano kagaling si Arnie Tuadles. Well, ito si ano, si Arnie Tuadles. Sanay ito ano, Charlie sa ano 1-on-1. Okay. Magaling ito sa 1-on-1 si ano, si Arnie. Sa Cebu pa. Ang galing niyan. Kaya nandito na sa Manila noon, lalo siyang gumaling. Magaling 'yun 1-on-1 talaga. Dalawa kayo, tatlo. Magaling siya. Ano, marunong din siya eh. Pasa niya rin, ipagpasa niya rin pag dinodouble siya eh. Magaling si Arnie. Sayang na matay lang. Yun na nga eh. Pero pumasok siya sa PBA, nag-mythical 5 agad yan eh. Nag-mythical siya si Arnie. Magaling siya yung unang rookie na nag-mythical, si Arnie Tuadles.
Mythical no, Five. Patas Toyota pa. So, talaga nahasa siya nung gusto doon. Kakampi mo ba naman yung mga veterano? Jaworski, Arnaiz, Abby King, may Danny Florencio pa siya naabutan. Pati si Fernandez. Talaga mahasa siya doon. Sipin mo sa practice, kabantayan mo, Donny Ray Coons. Di siyempre. Magaling, magaling yun, Tierney. Magulang pa. Pero itong greatest team, oh, itong greatest team na to, isa sa mga pinakamalakas na team na nakita ko to sa kasaysayan ng PBA talaga. Yun yung walang tapon. Oo, to Jimmy Manansala. Magaling din to. Rookie of the year din yan, 1978. Magaling yan, shooter yan. Fighter din yan, si Jimmy Manansala. Oh, tsaka nung nasa greatest team, ginawa siya defensive player din. Siya yung bumabantay sa magaling na gwardiya sa, sa kalaban. Eh, diba? Yan ang pamalit kay ano eh. Pamalit kay Joel Banal. Yeah, exactly. Kasi sila, diba? Foul trouble na yan, pag nag-foul trouble na yan sila, Joel Banal to si Jimmy Manansala, ako na ang ipapasok dyan. Wala nang iba, ipapasok na ako dyan pag nag-foul trouble yung mga yan. Ito din, si Joey Carpio, magaling din yan. Oo, sa face pa din galing. Pero ano yun, ano, Woody Ball, eh, kamusta naman yung pakiramdam na kapag champion? Kasi marami tayo naging guest dito sa show na ito na hindi nakaranas ng championship sa PBA, ikaw nakadalawa pa. So anong pakiramdam na kahit maikli career mo sa PBA, aba, nakadalawang championship ka? Hindi ko, sa buong buhay ko na nag-basketball ako, hindi ko nakalimutan ito, nag-champion ako dalawang beses, PBA. Maliit pa lang ako noon, pa lang ako, pangarap ko na yan, na gusto ko maglaro ng PBA. Yeah. Pangarap ko. So ito, two times champion, sabi ko, wow, Okay na sa akin. Nag-champion ng dalawang beses, hindi ko makalimutan. So at least, si Woodrow Balani, hindi naman magaling mag-basketball. Hindi naman magaling mag-basketball si Balani. Ano lang ako, alalay-alalay lang ako, defensive player lang ako. Pero champion. Oh, champion nga. Yun nga. Champion. Diba, saka masaya yung grupo nyo, no? Is dahil siguro nananalo, basta nananalo naman, masaya talaga. Pero sino yung pinakakadikit mo dyan sa Great Taste, aside from Ricardo Brown? Marami, lahat. Ito si Frankie Lim. Ito si okay. Chito. Yeah, Joy, lahat, halos. Ah, si Jimmy Manansala. Close talaga, close yung samahan. Oo, mukha eh. Mukha kung titignan mo yung cast of characters, magiging close nga talaga yan. Kasi coach si baby Bob pa. Si Bob Sadornado, Noel. Pumapasyal yan dito sa akin, dito sa Quezon City. Serya ko. Ah, ganun ha? Oo. May picture kami yan lagi. Oh. Pinapasyal ko yan dito. Tama ka, Charlie. Hindi nakita ng mga bata kung gano'ng kagaling yung Bob Sadornado talaga noong araw. Parang pag gumagawa ko ng mga greatest list, kasama si Bob Sadornado sa greatest, parang magaling ba yun? Parang gano'n yung ano nila eh. Pareho tayo. Lalo mo gumawa tayo nung pandemic, gumawa tayo ng kanya-kanyang greatest. Bob Sadornado, linagay ko sa top 5 po. Yung mga iba, parang top 5 pa si Bob Sadornado eh. Ang klase si Bob. Si Bob Sadornado. Pag sinabi mo Adornado, wala na. Patay na talaga. Pag nag, ano na, lilipad ka na naman dyan. Isang fade lang na, hindi na magdi-dribble ulit yun. Ganun na ganun din ang bitiw. Eh. May fade away pa. Magaling siya mag-fade. Madadala ka talaga eh. Madadala ka pag-fade eh. Eh sabi niya, kilay ah, pag lumipad ka, tapos. That's right. What's our next photo dito? Ay, tapos na ba yung first half? One more photo for this half. One more. Ayan, champion, oh. Diba? Yan. Jeff Collins ang import. Ayan si Sir Woody sa kanan, oh. Sa may kanan. Nakatayo. Yan. Yung important nito, si Jeff Collins. Oh, magaling yun. Yan si IG. Si IG ang nasa harap, diba? Katabi ng trophy. Si Kasukota, oh. Yung manager namin. Ito si Bibi Dalupan tsaka si Jimmy Mariano. Ay, yung correct, coach namin tsaka yung coach. Champion kami dito. Champion kami dito. Ganda ng picture. Frankie Boy, yan si Joel. Moro guest, si Joy Carpio. Wala pa, hindi pa nag-guest sa atin yan. Si Boggs, nasa sa katabi ni Collins, si Boggs. Eh si Jolen, saan dyan eh. Di ba? Yung driver. Yan si Jolen. Si Jolen. Harap ni Chito. Tapos the year after that, noong 86 sa Tanduay naman siya. Oh, nandun din si Jolens, gumagano din sa picture. Oo, sa Tanduay naman siya. Tanduay, diba? Naman siya.
Yeah, isa pa yan, may, yung Manny Victorino pa. Yung sinasabi kasi Manny Victorino, napasok. Eto na yung sunod na pagdating ng Fernandez sa Aguilabel. Ano sa tingin mo, Woody Ball? Bakit hindi yata naging iconic yung Manny Victorino pagkatapos ng, di ba, Fernandez, Aguilabel, pinag-uusapan. Ito na ito yung papalit sa kanila. Pero parang hindi yata naging totoo yung naging prophecy. Bakit kaya? Di naman. Si Manny, maano rin to. Offensive-defensive rin to eh. Maglaro. Mm. Manny magaling Victorino. Din talaga. Magaling din to. Oh, oh. So, pero kasi, yung question ko doon, bakit hindi naging in the same category as Fernandez Gidabin yung Victorino nung natapos yung karir niya? Galing naman kasi talaga, di ba? Pero bakit ka hindi? Oh, iba naman yun, Noel, si Fernandez din. Iba ang galaw noon. Iba ang galaw noon. Kaliwat ka na Gidabin. Oo. Iba rin yun, si Gidabin, iba rin ito siya, no? Fernandez. Mm-hmm. Si Manny Victorino. Magaling ito. Magaling si ano, defensive offensive dito. Pero may time din na foul trouble ito, ang papalit sa kanya itong Chito Luisaga. Yon. Luisaga 'yun yung dumidepensa talaga kay Mon Fernandez. Correct. Hirap na hirap si Mon. Time na ang team ni Mon Fernandez yung beer na beer ba yun? Beer housing? Oh, beer housing. Beer housing, o. Oh. Yan ang depensa. Yung mag-depensa kay ano. Binabangga-bangga lang ni ano yan. Ni Chito. Si ano, si... Si... Binabangga Bon Fernandez. Oh, Bon Fernandez. Binabangga niyan. Tapos si Joel Banal naman, siya yung unang malaking gwarda. 6'4 na gwarda yan eh. Ang hirap din pantayan yan. Oh, mahirap din. Mahirap din. Sabi siya, walang tapon tong great list na to eh. No, sobra yun. Hindi na pag-uusapan ng great list. Yung team ninyo, sir, yung team ninyo. Kasi siyempre, Crispa, Toyota, yung mga magagaling na teams talaga sa PBA, no? Later on, pinag-uusapan yung Alaska. San Miguel. Yung 90s na, yung team ko na Alaska, di ba? Pero nakakalimutan sa conversation itong greatest. Tinan mo naman yung lineup na yan. Oo. Grabe talaga eh. Ito yung one of the greatest teams eh. Oo. Great taste nga eh. Eh sayang wala si Sid eh. Si Sid, great taste fan yan eh. Alam ni Sid yan. May family day siya ngayon sa school ng anak niya. Di ba? Pero wala. We just have to talk about that. But grabe, anyway. Looking at this picture, dapat talaga nag-grand slam itong grupo to kung nag-stay together lang sila talaga, no? Oo. Yeah. Ano ito? Malakas talaga ito? Di ko ano naging ano? Ito? kasi nga may ahente ka, si Pongki Alolor, kaya ka... Pero anong naging bonus nyo dito, sir? Bumiyahe kayo abroad? Yon. Meron kaming bonus niyan. Kung magkano yung monthly mo, salary mo, kung ano yung monthly salary mo, double tapos triple. Ba. Ang bonus natin. Magkano pa monthly salary nung PBA player? Katulad yun, nung panahon na yan. Eh, alam mo natin, malaki pa yung dollar niyan. Maliit lang yun noon, panahon namin, maliit lang. Eh, yung mga magkano superstar. Maliit? Ang mga superstar ang ano doon, medyo malaki. 25,000 yata. Alam mo, si Ricardo Brown, ito sila, malalaki to. La Arnie Tuadles. Mm-hmm. Eh, yung sa inyo, magkano? Nasa 15,000, mga ganon? Mga ganon, mga 15, 14. Mm-hmm. Kami. Kasi bonus pong kasama. May kasama mo. Pero nga, pag nag-champion kami, kung magkano yung monthly, salary mo, iti-triple nila yon. Nice. Wow. Triple yung bonus, so, yun ang tapos yung exchange rate ng dolyar sa peso doon, 7:1 lang, ano? Parang 8 pesos ano, yata. Pa. 8 pesos. Oh, 8 pesos to $1. Ngayon, humakapas na ng 58. yung bang great taste, meron ba kayong quarters? Wala kami quarters, ano? Wala kami. Okay. Kanya-kanya lang kami. Kasi ba, lahat ng iba, meron yung crispa. Kami yung dalawa ni Pongki, nag-quarters kami. Kumuha kami ng isang apartment. Ibang storya yun. Ibang storya na yun. Kasi sayang kasi inisip ko kung magka-quarters din kayo sa Great Taste, doon kayo sa Pasig, sa pabrika, malaki-laki doon, sa CFC. Amoy tsokolate kayo parati noon. Amoy kape. Amoy kape. Amoy kape sila noon.
So this is the championship. I think this is the obviously the not the Olympics. This is the invitational championship that they won with Jeff Collins and a powerhouse team. But we'll take this break, no? Let's halftime tayo dito sa ating time capsule. Manood po kayo at makinig na sa AOB sa Spotify. And if you love us, send us some 5 stars. Please rate us with 5 stars and become our monthly supporter. You can click at the bottom of the page on Spotify and you can become our monthly supporter for $4.99 or 250 pesos. And we will love you forever if you do that. Yon. And then Globally Ball in Southeast Asia, Facebook, please follow their page for tidbits of all the shows on the Globally Ball in Network, including AOB. Okay, so balik tayo sa time capsule natin. Ano? At yung next photo, ito pa rin. Great taste. Yan din, great ganda rin yan. Oh. Great taste, great team. Ayan, yan na naman sila. And of course, andyan si Woody Bugs. Sa may taas. In between Frankie Lim and si... Sino tong number 45? Enteng Vicente. Enteng Vicente. Redentor Vicente. Yan yung diba? Pamalit kay ano, kay pamalit kay Manny Victorino. Correct. Mga 6'4", 6'5" yan eh. Medyo malaki 6'5". Din yan eh. JRC yata din yan, JRC. Ah, tama si Ricardo Brown. Tingnan mo yung posing ni Ricardo Brown diyan, ha? 'Di ba? Parang ha? Napakita niya kanyang balikat. Yan. Oh, saka yung ano, yung kanyang chest. Si Arnie lang nakatingin sa camera. Yung posing niya, no, Noel, wala siyang pakialam, yo. Yan. Enjoy na si Ricardo. Si Bogs, maganda rin ang posing. Hawak-hawak pa yung bola. Di ba? Ito, talagang alam mo, may ano eh, may photographer. Oh, ganito ka, posing ka. Talagang inayos ng photographer. Ito kayo itong team namin. Para kami family talaga. Oo, oh, mukha namin, eh. Mukha talaga. Family talaga, oo. Oh. Ano kami, biruan. Yung iba kasi parang kasusungit eh. Oh. Oh, yung mga iba pag kinunan, parang kasusungit. Posing ka lang, posing. Practice, ganun, oh. Para kami magkakapatid. Oo, oh, mukha naman talaga maganda yung kamarada. Si Simon Pinaka, di mo na naabutan si Joey Marquez. Isa pa yun, kung naabutan mo yun, isa pang koloko yun eh. Pero sino dito yung pinakoloko eh, dyan sa picture na yan? Sino yung mapapahamak kayo pag nakasama nyo? Eh, lahat naman ito, puro ano to eh, puro joker to eh. Lalo ito si Manny Victorino. Yan, palabiro. Ito si Joey Carpio. Yan. Ah, gano'n na. Yun, di ko alam yun. Palabiro rin pala si Joey Carpio. Ang medyas yan dati ni Joey Carpio, panay butas. Bukay ka na. Kaya niloloko namin yan. Ano ba? Ang laki ng sahod mo, tapos yung medyas mo butas. Yan ang hinahanap talaga namin si Joey Carpio. Nako, gusto ko talaga maging guest. Oo, oh, sana mag-guest namin. Akala ko na sa project ito. Ano, nasa project ito. Wala eh, pero hindi raw sumasagot kahit kaila Padim, kaila Fritz eh. Doon sa group chat nila, hindi sumasagot. Mm-hmm. Tira natin, sana makuha pa natin yan. Pero, di ba, I'm looking at this and it's really just a special team. No? A really great team. Correct. Some of the best of the best. Saka ilan na rin naging guest natin sa photo na ito. No? So, okay, ilan na rin, tingnan mo dyan sa listahan na yan. Sino yung mga nakapasok na ng 40 greatest? Tatlo ka agad, di ba? Tama. Yeah, saka eventually, no, madadagdag yung iba dyan. So, ganda talaga nito. And then, pero ano nangyari? How many years ka naglaro sa Great Taste, sir? Di ba? One year ka lang, 84 lang. One year lang ako dyan, 1 year. Okay. Then after that, ano nangyari? Saan ka pumunta? After yung 1 year na yung champion? Pumunta ako sa Cebu. Umuwi ako sa Cebu. Naglaro ka doon or hindi? Or break ka muna sa basketball? Naglaro-laro lang muna ako doon sa Cebu. Tapos kinuha na naman ako ng Alaska team. Correct, 86. So 85 wala ka. Bumalik ka ng 86. 84, 85 ito eh. That's right. Oo. Oh. Tapos nung naglaro ako ng Alaska, kami ang first player ng Alaska team. Kami grupo nila Ray Cuenco. Si di ba si Bogs ang coach yan nun? Hindi. Tony Vasquez, Vasquez si... yan. Tony Vasquez. Ah, Tony Vasquez. Correct. Si Cesar. Kaso namatay. Rota, namatay agad si Tony eh. Namatay agad si Coach Tony. Diba? Si Cesar Rota ang assistant niya. Si Cesar Rota. So nung namatay si Coach Tony, pinalitan siya ni Cesar Rota. Naging head coach si Cesar Rota. Oh, tapos si Cesar Rota, si Nat Canso na ang pumasok. Nat Canson. Yeah, yeah. Mm-hmm. Alas. Yung first team ng Alaska yun, kasama.
Kasama sila Rudy Distrito, the Frankie. Kasama mo rin si Frankie Limdon. Si Pongki, kasama mo rin dyan. Pongki, mga pasaway. Tapos, si ano, si... Yon, Distrito, Twadless, kami rin grupo nito. Tama. Si ano, si Dennis Abatuan. Rick Wenko. Namatay din yun, Rick Wenko. Oh, Recuenco, tsaka, yun nga, sa team nyo na yan, sa team nyo na sa yun, no, wala na si Recuenco tsaka si Teddy Alfarero. Sa team namin dito, Charlie, tatlo ang namatay dito. Arnie Tuatles, Recuenco, tsaka si Teddy Alfarero. Correct, tatlo nga, sa Alaska, doon sa 86 niya. Teddy Alfarero. Grabe, no? Pati na rin si Tony Vasquez. Original. Tapos yung import nyo dyan, si Coach Norman Black, eh, naging import nyo dyan, Donnie Ray Coons. Norman Black. Si Norman Black. Tapos, sunod conference, ang import namin si Jerry Lee Jerry Eves. Eves ba yun? Jerry Eves, oh, Jerry Eves. Tsaka si Donnie Ray. Ano, Donnie Ray Coons. Correct. Ito, may isa bang bumabati sa iyo, ayan oh. Bye, kumusta ka, Bernard? Diyan sila lahat. Sa America din yan. Saka marami ka rin kamag-anak, mga kaibigan na nanonood, ha? Nagpanay ang comment nila. Tinan mo mamaya, pag pinanood mo yung show, tinan mo yung mga comments, ang daming bumabati sa iyo. Na. Tito Woody. Alam mo naman ako, Charlie, mayaman ako sa kaibigan. Ayan, pareho tayo. Wow. Doon lang. Okay na yun. Di ba? Kahit wala masyado sa kwarta, basta sa kaibigan. Ayan, si Didi daw. Si Didi. Yan. Galingan. Mga pamangkin ko yan. Di ba? Dami kang ano dito. Pa-shoutout daw. Ayan, meron din dyan. Oh. Yan, millennial na yan. Pag-shoutout. Anak ko ito. Nasa Bicol ngayon yan. Ayun. Anak ko yan. Carlo Arcilia. Noel Abinoy. Everybody, listening to the story, the Woodrow Balani story dito. Let's go to the next photo, Carly. Ito, party naman. May konting inuman. Tsaka, bakit dilaw ang uniforme? Brazil, no? Brazil ang uniforme nyo rito. Adidas na Brazil jersey. Ayan na naman kayo. Hindi, Charlie. Ito, Charlie. Naalala ko ito. Itong grupo namin ito, doon kami sa factory ng Alaska. Dito sa may una nang Muntinlupa, yung factory, yung ano doon, yung bodega ng Alaska. Alaska, ba? Great Taste ito, di ba? Oo, Great Taste pala ito. Iba pala ito. Oh, iba pala ito. Great Taste. Ayan si Coach Baby, Ano kayo? Si Brown. Cardo Brown. Hindi naman pala, hindi pala alak. Soft drinks pala yung nasa mesa. Hindi naman alak. So, hindi inuman. Pagkaling si Baby, pag-alak. Ha? Oo nga. Naka-shades pa si Joy Carpio at si Pongki. Diba? Diba, iniinom ng dalawa. Yan yung mga artista namin, ano, Charlie. Yan dalawang yan. Ano kaya occasion si ito? Pongki, nung nag-guest si Pongki sa show na to, wala kami ginawa kayo, di tumawan. Daming kwento Oo. Nakakatawa yung mga kwento ni Pongki. So I'm looking at this switch there. Well, same lineup ito eh, di ba? Ito nga yung lineup eh. Oh, yan. Yeah, yung lineup. Oh. Di mo si Coach Chito, di ba? Slim and trim pa siya dyan. Batang-bata. Uy, slim na ulit. Nakita mo si Chito Lizaga kayo, slim na ulit. nakita ko recently. Sino pa to? Coach Frankie kagabi. Ibang-iba na rin itsura talaga. Dami pa rin involved sa basketball sa grupong ito. Yeah. Well, baseball si Coach Chito, ano, di ba? Baseball na yung nahihiligan. The Federation. So maraming beses, so I guess, madalas kayo nagsasama-sama, magdi-dinner kayo as a team, malabas kayo. Yun ang Bibi Dalupan. Lahat kami close. Close kami lahat. Magaling si Bibi Dalupan. As a coach, siya ang partner dun sa grupo. Nag-a-advise siya, nag-a-advise sa amin. Ano yung mali, ano yung ano. Pero may yung comment. Si Jack. Hindi totoo yan. Jackie. Parang reunion eh.
Ayan ang re- pag, pag nasa AOB ka kasi, parang reunion eh. Ganun talaga eh. Biglang papasok lang. Di ba? Minsan nagkakabasyuan pa sa comments eh. Kung ano ba mga kalokohan na nangyayari. Di ba? Today, what, wala pa namang yumayari sa'yo ngayon. Puro kamusta lang. Di ba? Wala, babe ako. Mabait ako eh, Charlie. Wala silang mga. Nag-Alaska ka, one more year. And then after that, nawala ka na sa PBA. Ano, paano nangyari? Ano, bakit ganun? Bakit hindi na tumuloy yung career mo after Alaska? Pagkatapos ko kasi, Charlie, ng Alaska team, so, nagpunta ako ng Indonesia. Okay. Nag-manage ako ng business doon yung pang-export yung tropical fish. Okay. So, kinuha ako doon, 2 years ang kontra ko. So, medyo malaki din ang monthly ko. So, lahat-lahat umabot ako ng 5 years kasi panay-renew ako, panay-renew. Parang naglaro na rin ako sa PBA. Di, siyempre, malaki ang sweldo ko, doon na ako nag-ano, doon na ako nag-stay. Right, diba? Right. So, okay. Medyo nakaipon-ipon konti, ganon. Indonesia, okay ha. So doon ka pumunta. Ilang taong ka pa doon? Bata ka pa doon. Bata ka pa doon. Pwede ka pang bumalik. After doon 5 years, pwede ka pa sana bumalik ng basketball. Oo, hindi na ako basketball, nag-business na lang, mag-manage na lang ako ng ano. Kasi may kaibigan ako na gano'n doon sa Indonesia, nag-stay doon, negosyante. So sabi niya, ay may knowledge naman ako niyan, yung mga tropical fish. Any kind of fish yun. Basta salt water. Yun, nagano kami, export kami. Taiwan, China, Singapore, Indonesia, maski saan, abot kami Australia. So ako nag-manage kasi kasagaran yung mga tao ko, kumuha ako ng mga tao taga Manila, mga Bisaya. Mga Bisaya, marunong sila, yung mga diver. Yung mga diver, yung mga dagat, marunong sila. Pero yun, mahilig ka sa isda talaga before that or napasok ka lang doon kasi na-offer sa'yo yung trabaho? Eh noon pa kasi mahilig ako sa maski anong negosyo. Mahilig ako mag-negosyo maski ano eh. Oh, yun nga ayun. Katulad dito, isda. Oh. Tawag dito, buy and sell. Buy and sell ako ng isda. Katulad dito, marami akong stock. Meron marami akong isda dito. Sa labas, nagtitinda kami isda eh. Dito sa area namin. Okay, ha? So hanggang ngayon pa rin. Pareho pala tayo ng negosyo. Kaya lang, mga isda ko patay na, nasa loob na nalalagyan. Sardinas. Sardinas naman yung kinuha. Sardinas, man. Yung negosyo ka naman sardinas. Ano? Napaisip ako doon, ha? Diba? Isda din naman yun, ha? Kaya lang, patay na. Yeah, yeah. Ready to eat. Sino yung pinaka ano kasi defensive player ka sa PBA career mo nung gallery hanggang Great Taste to Alaska. Sino pa ang pinaka mahirap bantayan? Kasakaran kasi binabantayan ko noon Charlie, yung mga imports. Okay. Yung si Billy Rebates, nako, grabe. Siyempre. Talaga yung susungaging ka talaga noon. Maski. Ah, maraming ang bata ngayon nagtatanong eh nung papagawa sino limang pinakamagaling na import sinasama ko si Bates. Magaling ba 'yun? Oo. Tatanong sa akin. Alam, pero 'yun pag nagdunk 'yun, mas sumama ka pa. Kabayuan mo siya talaga. Magaling, magaling Billy Bates. Kasi yung mga bata, yung mga bata ngayon, sir, kasi pag tinanong mo sinong best import ever sa PBA, agad-agad Justin Brownlee ang sinasabi. Oo, magaling naman top 5 talaga. Sabi ko magaling, magaling yung Brownlee. Pero kailangan may pag-panood yung mga yung Norman Black, yung Bobby Parks, yung Sean Chambers, at saka yung Billy Ray Bates. Nako, grabe yung apat na yun. Norman Black, magaling yun, Norman Black. Oo, yung Norman Black talaga, halimaw. So ngayon, Justin Brownlee, magaling din siya. Panahon niya ngayon. Magaling din. Correct. Pero noon, panahon natin. Top 5 din yung Justin Brownlee. Maraming magaling. Imports noon. Maraming magaling. Right. Then, tsaka kung yung one conference import lang, titignan mo yung one conference, what's the greatest conference? Baka pwede rin yung Tony Harris, di ba? Yung unang pasok. Oo, oh, isa pa yun. Tony Harris. Pwede rin. Meron pa. May David Thurkill ka pa. Oo. Magaling yun. David Thurkill.
Ang dami nun, sila Rob Williams, basta ang gagaling lahat. Ang dami nun. Russell Murray. Yung sa Hinebra lang, yung Hackett eh. So yun. Yung Hackett, isa pa yun, no? Tapos nagsama pa sila ni Bates. Nagsama pa sila ni Bates. Oh, nagkaya ng champion. Oo. Sino ba naman hindi mag-champion nun, di ba? Di ba? So si Bates ang pinakamahirap sa mga import na nabantayan mo? Mahirap, mahirap. Si Donnery Coach. Isa local. Ah, Donnery, magaling din yun. Isa local, sino yung pinakamahirap bantayan? Mga local. Sa local, hindi naman, ano, okay naman. Kasi alam mo na yung laro eh. Alam mo na yung laro yung sa local eh. Ang mahirap yung import. Hindi mo alam kung saan tatakbo eh. Tapos, hey, kunyari, Fernandez, siyempre. Tatauhin mo si Fernandez, di ba? Napakagaling niya noong panahon eh. Puro MVP yung nakukuha niya noon. Hindi ka ba nahirapan kay Don Ramon? Mahirap din yun. Mahirap din yun. Dapat noon, ang mag-depensa noon, yung malaking katawan ka, katulad kay Chito Lizaga. Bubunguin siya. Pero pag parehas kayo kaya, at talagang iiwanan ka noon kasi magaling mag-unuan yun eh. Pag isang balikan mo nakapasok sa ano, tapos ka na doon. Advantage na siya doon. Totoo yan. Isa pa dati yung Danny Florencio, tinatanong din sa akin ng mga bata, gano'ng kagaling yung Danny Florencio? Ikaw na nga magkwento, Woody Ball. Gano'ng kagaling yung Danny Florencio? Magaling si Danny Florencio. Magaling, maliit siya. Maliksi. Magaling siya. Magaling siya. Timing siya maglaro. Si Danny Florencio. Sa mga padukot-dukot sa ilalim. Eh, no? Oo, padukot-dukot sa ilalim. Timing maglaro. Yeah. Yung isa pa dyan, yung Abby King. Yung Abby King, nabantayan mo rin yun. Hindi ka, hindi naman gano'ng kami nag, ano kasi nun, Abby. Si Abby, matigas din yun. Parang tanke rin yun, si Abby King. Matigas bantayan yun. Ito, ano na to, may body incarnate. Hindi ka nawala, So kahit umalis ka na sa PBA, ibang bansa ka na, tapos bumalik ka na rito, hindi ka naman nalayo sa basketball. Siguro nasa dugo na rin talaga yung basketball. Kasi tinan mo ito, 2011, naglaro ka pa eh, 2011. Ito kasi, ano, Noel, Charlie, ito si Buddy Carnado, close friend ko ito. Every, mayroon siyang practice dyan sa Pasig. Lagi kami naglalaro. So that time, pesta ng Pasig yan eh. So kinuha niya yung mga ex-PBA player. So sabi ko, boss, tayo lang dito, sino yung kasama natin? Ako lang ang PBA player dito, tsaka ito si Tung Guardia. Yung pangalan nito. Sabi niya, huwag ka mag-alala, si Marlo Aquino, kunin natin. Mag-blue t-shirt siya. Tapos, sila, huwag ka makalala. Sabi ko, alalaki niyan. Alalaki niyan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. Ito, si Marlo Aquino. Laro lang naman ito, Woody. Paano lang ito? Iko, sige. Ayun. Nandito, nakasama ako nila dito. Sino yung... Lagi ko, sinong PBA dyan sa nakasama mo sa dark uniform? Si Marlo, nasa likod, nakadark. Si nasa Talusia ito, yung nasa baba. Nasa gitna. Nakaupo. Sino yan? Nakalimutan ko eh. Ikaw, Noel. Can you identify? Nasa telepono ko. Santa Lucia. Wala, hindi ko ma-identify. Pero siyempre, yung mga nakapula. Yung mga fans natin, ma-identify ng fans natin. Ikita ko, Sunny Cabato. Nasa pula. Hindi, yun yung nasa pula ka. Janedel Cardel, Alvin Patrimonio, EJ Pyle, Bob Hawkins, Noli Loxin, Noynoy Palcasantos, Cabato, si Ray Bangilista at si Benny Cheng. Puro halos lahat nag-guest na sa atin dito. Diba? Kami dito, dalawa player dito. Si ano ito eh, nakalimutan ko pangalan. Taga Laguna. Taga Laguna ito. Sige nga guys, yung mga fans natin, ma-identify nila yan. Oo nga. Point guard. Magaling din yan. Mabilis. La player na Santa Lucia. Gosh, hindi ko ma... Bakit hindi ko maano yun? Anyway. Hindi ko kasi nakikita, napakaligit. Dito sa 13 years ago ito. So nasa... Kay Buddy Carnado. Boss, wala tayong sentro. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Woody. Kunin natin si... Palaruin natin dito si... Itong isang matangkad namin. Pangalan to. Sabi niya, bibigyan ko ng 1.5 yan, kadadunk. Para masipag. Si Marlo. Si Marlo. Si Marlo. Si Marlo.
Si Marlo Aquino. Si Marlo. Sige po, sige po. So, yan. Idak mo yan, Carlo. Marlo. Player din si Carlo, si Marlo. Tinatanong ni Pongki kung si Boyet Fernandez yan. Hindi, hindi si Boyet yan. Hindi si Coach Boyet. Hindi si Boyet. Kailala ka agad natin. Pero kamusta naman yung laro mo? Alam ko 13 years ago ito, no? Siguro ngayon hindi, baka mahirapan na tayo ng konti maglaro, pero that time nakakatakbo ka pa, okay pa resistensya mo nung naglaro ka dito 2011. Oo naman, oo naman, Charlie. Oo naman. Kung alaga naman, ano, alaga ba? Oo. Laro sa alaga katawan, anything is possible. Eh kung si Sally Kabatong nga, tingnan mo nung pero grabe naman yung babantayan kasi niya rito. Tinan mo naman, Patrimonio, Loxin, Hawkins, Kabato, aray, di ba? Yung Kabato mga agad yung aray. Dyan, yung ginagawa ko dyan, tira lang ng tira. Huwag kang lumapit kasi malalit yan eh. Perimeter lang, tiraan mo na lang. Masaktan ka ba dyan? Malakas so, eh. Pero pupustan mo dyan, EJ Pyle. Yan. si EJ nandyan. Oh. That's a nice photo. Boyet Fernandez to? Hindi si Boyet. Hindi si Boyet. Clear na clear. Then, well, by the way, no fans by alam natin, oh, I'm sure may makaka, ano niyan, eventually. Tagalaguna ito, eh, Tagalaguna. Bulacan yan ito, Tagabulacan. Bulacan. Wala talaga. Wala po kapasok sa ano eh. Diba? Parang ikaw natin. Kami ang kakalala natin yan. Yeah. Check na lang natin. Diba? What's our next photo? Pero na ngayon, Charlie, ito, yeah. Ito maganda to eh. Oh. Ito ah, kailan nangyari ito, sir? Itong picture. Ah, ito. Kilala mo to, Noel, si Phil Gulpin. Oh, siyempre, nag-guest naman. Na, Naglaro ito ng Crispa. Oh, Crispa. Nag-guest na sa amin yan. Pero ngayon, ano? Si Epoy Halmasco. Correct. Si Epoy. Yeah, si Epoy. Naglaro kami dito, liga dito sa amin. Nakalaban namin to si ano? Si Epoy Almasco, kasama kami ni Phil Gulpin. Dito sa amin, sa Police Project 3. Kaya sabi ni Phil Gulpin, sino kayakap ni Epoy? Sino kayakap ni Epoy? Iba yung player din ba? Hindi. Player yan. Ano sabi ni Phil Gulpin sa inyo? O ni Epoy? Ano kinakwenta mo? Anong sabi sa iyo ni Phil? Si Phil Gulpin, nagsabi yan, papintok tayo, puta na, matatanda na tayo, para makita tayo sa ano. Pag-pintar natin, sabi niya, oo naman, bakit ito? Nakati ko sino matanda sa ating tatlo, sabi ko sa kanya. Saka ni Ed Camus, lakad ng matulin. Sabi ni Ed Camus dati, sige, takbo, lakad ng matulin. hindi na takbo ngayon. Yung si Epoy, mas bata sa inyo ng konti, di ba? Mas junior sa inyo si Epoy. Oo, 90s na yata si Epoy. Pumasok ito, Charlie, pero yung edad nito, medyo, may edad na rito, halos, kaedad ko na rin to, 64 eh. Ah, ganun, okay. So, late pa nag-PBA, late pala nag-PBA si Epoy. Si Epoy, kausap na natin yan, ha? Sana maging guest na rin natin soon dito sa show, si Epoy Halmasco. So, ito, may nag-comment dito, kapilido mo eh. Ano ko ito? Yung asawa ng brother ko, Kagende Oro. Kagende Oro. Yeah, si Phil Gulfin, nag-guess nga sa amin, sir. Nakwento nga niya. Ngayon, sikat na sikat sa motorsports naman yan. Oo. Idol ng marami yan. Pero hindi... Talier. Hindi alam ng mga tao na PBA player sa dati. Di ba? Hindi alam nila, magaling lang sa auto, pero PBA play, umabot. Crispa yan, di ba? Anong taon to? Anong taon to, sir? Itong picture na to? Ah, itong dito? No, itong picture ano na to. Ano ba ito? 2000, ano lang ito yata? 2016? Oh, magano. So, medyo recent. Wow. Medyo recent. Oh, 2016. Medyo batak pa katawan ng Woodrow Balani dito eh, oh. Pwede pang lumaban to. Na ngayon ba naglalaro ka pa rin kahit papaano pa shooting ganyan merong nakakalaro ka pa hindi na. Oo naman dito sa amin no pag umaga naglakad-lakad ako jogging ganun. Okay. Bisan meron kami ditong court pa shooting ganun lang. Oh di ba? Hindi talaga matatanggal eh. Tuturo ako dito sa mga kabataan.
Tama, tama. O, bakit hindi ka nga napadpad sa coaching, Udibal, di ba? Eh, matagal ka rin naman nasa basketball. Ba't hindi mo yata pinatulan yung pagiging coach? Kasi marami mga ganun eh. After basketball player, magiging coach na sila ng basketball. Well, nag-coach ako sa ano? Nag-coach ako ang mga player ko, mga pare. Oh, wow. Dito sa ganun. Oo, sa mga pare. Isang diocese. Pareho na, pala tayo. Pipinilin. Pasay, Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa. Hawa ko yun, lahat ng mga pare. Ako ang coach. Wow, okay. Paano mo naman nakuha yan? Di, kaibigan ko si Bacani, si Bishop Bacani. Ah, Bishop Ted, okay. Siyang ano sa akin. Eh, dito kami sa ano, sa San Carlos Seminary sa Guadalupe. Yeah. Oh. Maganda coach dyan. Every Monday. Nandiyan kami every Monday. Uy, yung ibang pare, ikon pag nagbabasketball, ha? Ikon maglaro yung mga yan. May nakita na ako, may nakalaro akong pare dati, pikon. Oh. May ito. Magagaling, father. Marami din magagaling. Maangal pa yung iba. Maangal yung iba, So this is like, what's our next photo, Carly? This is a nice photo also. Ito, Alaska. Ay, medyo ano na. Alaska reunion yata. So. Reunion. Oo, di ba? Si Joel Santos to. Tama, Joel Santos. Yung isa, Dennis. Tapos si Dennis Abatuan. Correct. Ako, tsaka si... Boy Cabahog. Si Boy Cabahog. Of reunion course, Coach Tim Cone. Si Coach Tim Cone na coach ng ating national team na ngayon, di ba? Oo. Yan, kaya nga. Magaling si Tim Cone. Grabe yung karera niyang team, si Coach Tim Cone. And 1989, nag-umpisa hanggang ngayon. Andiyan pa rin, nananalo pa rin. Pala si Tim Cone. 1989 sa last day, nataon pa rin. Anong year naman nangyari to, sir? Anong year tong reunion na to? Ano ito? 2000 ano to eh? 2008 yata? 2011? To. Matagal-tagal na rin to. Pero I'm sure, saya nun. Kasi may ibang pictures ito na grupo. Mas maraming nakapunta rito eh, di ba? Maraming members pa yan, di ba? Sila Jolas, nandyan. Kompleto yan. Yeah. Marami correct, yan. Correct. Kapatisipan. Katuwa eh, no? Kasi kayo ngayon, ano eh? Kayo yung original. The original. Kayo ni Dennis Abatuan. Original. Kami original player ng Alaska. Akalain mo, no? Pa kayo sa Alaska kaysa kay Tim Cone. Hindi pa si... Noel, hindi pa si Oiting Suna ang ano doon, yung kapatid pa, si Douglas. Hindi pa si Fred. Si Fred, hinawakan niya yan. 24 anos na si Fred noon eh. Batang bata pa siya. Si Douglas pa, yung brother niya. Pinamatay yun eh. Douglas. So, kapatid ni, ano... Di ba, 1986 kayo pumasok, 86 first team. Ah, nag-semifinals agad yan eh, nung first conference eh. Pero after that, medyo may up and down. Biglang 10 years later, Grand Slam na. Diba? Kayo na-play ng foundation eh, para sa Alaska. Kaso yun na nga, wala ng Alaska ngayon. Umalis na rin sa PBA 2 years ago. Diba? So, tapos na yung run ng Alaska sa PBA. Tapos na yung two nila. Ito si Valdez, dapat ma-contact rin natin yan, Noel, di ba? At ma-guest yes, dito sa... Yan. Si Valdez. Okay. At makuha na rin natin. Kasi nakuha na natin. Tim Cone, Abatuan, Cabahog, Balani. Si Valdez na lang hindi natin nakuha sa photo na yan. Eh. Kailangan mag-guest rin natin dito yan. Sino diba? Dito? Tama. Ito si Joel Santos to eh. Sorry. Valdez ako ng Valdez. Santos pala, Joey. Santos. Sorry. Joey Valdez, ibang Joey Valdez. Joey Santos. Joey Santos. Yes. Joey Santos, yes. So, alam ko na sa Jensen yan eh. Jensen. We need to get him. Into correct, the show. Correct. Oh, ito naman, sir. Meron ulit na gano. Ha? Si Abby Grace. Daming balali ngayon ha. Hindi, natutuwa nga ako kasi pag may guest dito, bigla makikita mo lahat na nagko-comment, ka-apelido ng guest natin. full support ng mga pamilya nito. How many photos more, Carly? Let's look at the next one.
I think this is the last one. Ito na yung last. Yan si Pongki Alz, syempre. Kailangan may picture kayo ni Pongki Alz dahil syempre. Yan ba, ano, markada mo talaga yan eh. Diba? Oh, sa Cebu yan, nung umuwi siya, si Pongki. Umuwi siya galing Amerika. Kailan kaya ano uwi yan? Si Pongki ulit? At makita natin, makilala ko na rin in person. Hindi, ang ganda pa rin eh. Nagte-training pa rin. Nagbabike, nagbaboxing, ang dami pa rin ginagawa. Oh, may katawan yan. Oh. Bato-bato pa rin eh, di ba? Kaliwete. Oh. Sino yung mga, sino yung pinakamagaling na player na kakampi mo? Marami. Kung may mamili ka ng isa, sino yung pinakamagaling? Yung sa skills lang talaga. Yes. Sa akin si Tuadles yan. Tuadles, wow. Okay. Hindi, di ba? Kasi dahil pagpipilihan dyan, may Tuadles, may Adornado, may Ricardo Brown, di ba? May Chito Loizaga, dahil pagpipilihan dyan. Dami naging kakampi na, na magaling. Oo, si Tuadles, magaling to. Magaling talaga yun. Believe ako nun. One-on-one player. Ito, si Alolor, pwede rin. Yan si Jack Akutin, magaling yun. Oh, yeah. Correct, correct. Kababayan ko yun, Charlie, si Jack Akutin. Back in the day, sabi nga niya, yung talon niya, wala, kaya-kaya niya lahat eh. Pilgrim product din yun, pilgrim product din yun. Ah, ganun mo, okay, sa pilgrim din pala siya, okay. Eh, si Tuadles, kahit yung talon ni Tuadles, gapiso lang, pero, di ba? Hindi naman tumatalon mo sa akin. Sabi mo, ang kawan ni Tuadles, pahiga-higa lang ng konti, lay up, ganun. Magaling-magaling nga na. Pabali-bali. yeah. Galing, no? Okay yan. Okay. And then, oh, I think that's what a last great trip pano to the past. Oh, yes. Hindi nga eh. Ganda ng kwento eh. Ano pa pwede natin? I want to find out other yung mga sino mga nakalaro mo eh na kasi magugulang yung mga players, di ba? Siyempre, kilalang defensive player ka nga eh. Sino pinakamagulang Sir Woodrow? Yung pagkalaban mo, maghahanda ka talaga dahil alam mo sasakit yung katawan mo. Marami magugulang eh. Unahan lang yan, Charlie. Unahan lang eh. Oo. Ipanaw natin si Philip Cesar. Ito. Nung nabantayan mo yung Philip Cesar for the first time, kasi ikaw yung Philip Cesar of Cebu, nabantayan mo na yung totoong Philip Cesar, anong pakiramdam nun? Nung eto na, nakuha ko na yung Cesar, babantayan ko to, isa-stop ko to, anong pakiramdam nun? Oo, talagang kinagardyan ko siya. Talagang, inano ko talaga siya. Talagang, pinipersya ko siya, ginagardyan ko talaga. Hindi ko siya papatanggapin ng bola. Inaano ko rin siya. Eh, siguro, naano rin siya. Puta na, iba to. Bisaya to ah. Nagulat din siya. Oh. Di ba niya nabalitaan? Ikaw yung Philip Cesar of Cebu? Baka sinabi ah, bata, ikaw daw yung Philip Cesar of Cebu ah. wala naman. Alam mo naman si Philip eh. Wala naman inaatrasan yun eh. Magaling oh. Matapang din talaga maglaro yun eh. May tinatanong, may nangyari ba sa inyo ni Dexter's house? May nagtatanong dati, dito eh. Dati. Ah, ano kwento doon? Nag-away kayo. Bukan yun, Charlie. So, ano nangyari? Import siya ng Shell. Okay, sige. Import siya ng Shell, Alaska kami. Ngayon, kasama ko si Marty Saldana. Okay. Ang point guard namin. Sinakal niya si Marty Saldana. Sinakal niya. Okay. Sabi ni Marty sa akin, pare, putang ina, iganti mo ko. Sabi ko, sino ba? Yan, yung putang ina, yung ano na yan, negro na yan. Sabi ko, bago na yan. Pagkakaso ko, ako naman, tinira niya. Tinira niya ako eh. Oh, tinamaan yung Adam sa apple ko, ang sakit. Eh, nag-chempo lang ako. Tinitingnan ko yung isang referee. Tinichempo lang ako eh. Nung medyo nagkarambola na, kinuha ko yung bola, hinampas ko sa mukha niya, tumakbo siya. Takbo niya, kinabayuan ko na siya. Kinabayuan ko niya. Na-slide siya eh. Natumba siya eh. Na-slide siya eh. Nung pagtumba niya, binugbog ko. Ayun na, dumating na sila Pocky, Arnie Tuadles, Rilosa, puro penalty ang inaabot eh. Bayad sila lahat eh. Nasa bench sila. Nasuspend ka ba after? Oh, ako, ano ako eh. 3 games yata, suspended ako. 3 games, hindi ako makalaro. Oo, dahil ako doon si Muno. Tapos, penalty ako ng
20,000 yata, 20,000. Kinausap ko yung boss ko, si Wilfred Oitingso. Boss, paano yan boss? Ang laki niyan, 20,000. Baka ibawas niyo pa sa sundo ko yan. Sabi niya, hindi. Sabi ko, Alaska tayo, lumaban ako ha. Sabi ko sa kanya, lumaban ako, Alaska tayo. Sabi ako ng bala sa penalty mo. Yeah, okay. Sinagot niya. Kasi pinagtanggol ko, bumawi ka lang naman para kay Marte, di ba? Oo. So dapat si Marte nagbayad. Yan ang taon. Marte walang penalty. Dapat si Marte nagbayad. Diba? Yan ang tinatawag na wala pa rin tatalo sa Alaska. Kaya nga kasi si Marte was here. Nung ano, recently lang, doon sa APCO reunion, nandito oh, siya. Nandito. Tapos noon, ano, Charlie, ito naman si Dexter Shouse. Kinuha siya ng import ng Pure Foods. Tama. Balik na, hinanap niya ako. Ang kinausap niya si Pongki. Sabi niya, you know Mr. Pani, Pongki? Sabi niya, nahanap niya ako. Sabi ni Pongki, hindi na naglalaro yun. Hindi na naglalaro yun si ano. Wala ni, kinuwento ni Pongki sa akin. Sabi ko, baka gusto niya naman pangalawa, hinahanap niya ako ha. Baka naman mag-apologize, ikaw naman. Oh, baka naman gusto niya magkamayan kayo para okay na. Oo. Last week. Hindi, saka tinakot ko yun, ano? Tinakot ko yun, Noel. Ang bodyguard ni, ano nun? Ang bodyguard ni Wilfred Oitingso, si ano? Manny Oxon, remember Manny Oxon? Yes. Sabi ko kay Manny Oxon, Dre, tanggalan mo ng bala yan. Sabi ko sa kanya, yung baril mo. Oo. Tapos kinuha ko yung baril niya. Kunyari, habulin ko si Dexter Shouse. Tako, grabe ang takbo niya. Takbo siya doon sa ano nila. Sa bench nila doon sa ano. Takbo siya. Sabi ko, puta na baril. Ito naman ba niya? Binigay naman niya yung baril niya. Baka naman kaya lumalap si Shouse, magsasorry siya, silibre ka niya sa Alfredo Steakhouse. Yun naman, di ba? Hindi lang kami nakita. Hindi lang kami nakita. Baka hanggang ngayon, kinakatakutan ka pa rin nun. So yun, at least na. Kasi request. Ganda na kwento. So, request nga ni June. Si June Naira nagre-request ng Dexter Shouse story. Tuwan-tawa naman siya at nakwento na ni yung kwento na. Siyempre, kailangan pag-usapan yung mga ganyan. Naalala ng mga fans yan eh. Siyempre. At doon yata tumatak sa isipan ng tao yung Woodrow Balani kasi, di ba, kinalaban, import. Oh. Ang dami involved nun. Twadless, si Pongki Alolo, Ricky Relosa, penalties lang, nagbayad sila. Si Ricky Relosa, kahit hindi nasali, sasali. Oo, sipa sila na sipa. Pinagpapatid nila nun eh. Ha? Diba, kahit hindi siya kasali, sasali siya si Ricky Relosa. Para lang, you know, ha? Okay yun eh. Diba? Ganun talaga si Ricky Relosa. Yeah, pero ano yan? Yan ang that's the Woodrow Balani story. So, pero ngayon, sir, anong inaatupag ninyo ngayon? Medyo meron akong konting business. Meron akong konting business ngayon, no, Charlie. Malit lang, small time lang to. Yung Green Grouper na Lapu-Lapu ba? May culture ako sa Burgos, sa Quezon. Oh, nagsusupply din ako dito sa Manila. Okay. Ng mga Lapu-Lapu line, yung buhay na Lapu-Lapu. Ayan pa, may bumabati pa pala sa iyo, kapwa gaw mo. Ayan, o. Willie ng Lao, Willie Hair. Yan. Kapit bahay ko sa kaintayan. Ako, madalas kumakita yan. sabi ko sa iyo, lahat sila nag-appear dito sa show. So, right now, may mga apo kayo, sir? Meron. Ilan na? Ilan na? Lima yung apo ko. Ayos, di ba? Okay. Walang nahilig sa basketball. Wala, yung anak ko magaling mag-basketball, ano, Charlie? Magaling mag-basketball yung anak ko. Eh, pinag-aral ko na lang. Ala. Sabi ko, huwag na yung mag-basketball, mag-aral na lang kayo. Matatangkad din? Baka sa apo pwede humabol. Eh, meron, matatangkad yung mga apo ko. Okay. Baka pwede pa. Baka may susunod pa kay Woodrow Balani. Baka kapag-aral pa yan. Diba? Mag-aral na lang sila. Speaking of Twadless, ito may buwabati sa'yo. Eric Twadless. Ayan. Mabati sa Twadless. Kapatid ni Arnie yan. Kapatid. Kapatid ni Arnie.
Eric, all is well daw. Pag-usapan namin si Arnie kanina, may favorite ni ano ni Sir Woodrow yan. Si Calvin, nag-guest na rin dito sa show dati. Ah, okay. Si Consyal. Tapos si Arnie, tingin ko dapat, di ba sa, ano ba yan, Charlie, next year na yata yan, kailangan magdagdag na 10 tao pa sa ano, sa pin, magiging 50 greatest na yan. Kung hindi kasama yung Arnie to Wadless Jack, kahibangan na yun. Yep. Okay, dapat talaga. Kasama na dapat. Pasok na natin sila Nelson, yung mga yan, di ba? Pasok na natin yan. Anyway. Oh, yan, sila ano, Abby King, oh. Oh, Mr. Noel, pahabol questions para kay Sir Woodrow bago tayo pumasok sa segments natin. Wala, baka, mawala yung aking Arena Plus question, yun na lang, doon na lang ako, sige lang. Oh, sige, doon ka na, sige. Sir, oh, so, pasok na tayo, sir, sa ating mga segments, ha? Tawag natin dito, the Twilight Zone of our show. Ibig sabihin, medyo patapos na tayo. At papasok tayo sa unang segment, which is called X's or O's, hatid sa atin ng Tuminugan Farm, your private paradise in the heart of Bukidnon. Tingnan nyo naman yan, gano'ng kaganda dyan, di ba? If you need to relax and unwind, why not rejuvenate, reconnect with nature at the foot of the Kitanglad Mountain Range in Bukidnon. You can choose different accommodations like the farmhouse, the bungalow, the cottage, or the tulugan. You can have entire families, groups of friends, backpackers, even team building events. Go to tuminuganfarm.com or Instagram or Facebook. Book now and you can start your Mindanao adventure there today. I really need to go there. I want to go there soon. Okay. Minsan, sir, tayo mag-show. Diyan tayo mag-show. Okay, kaya nga eh. Dapat pumunta tayo dyan eh. Yeah. Bumisita. Dyan sa ano yun? Sa may bukid doon yan, Sir Woodrow. Ha? Baka gusto nyo pumunta dyan sa Tuminugan Farm. Napakaganda, di ba? Oh, sandali. May sinasabi si, bago tayo mag-umpisa, ito sinasabi ni Willie, but absent ka raw sa reunion last January 23? Hindi daw niya alam. Hindi daw niya alam. Nasa ospital ako. Nasa ospital Ah, ganun? Okay. Ah, ganun. Oh, anyway. Sige. Okay. Ito, X's or O's, sir. May listahan ako ng mga papachoose ako sa'yo. Mamili ka. Sabi mo lang kung sino yung choice mo. Hindi mo kailangan explain kung bakit. Ha? Okay? So, may listahan tayo. Number one, Jimmy Javier or Redentor Vicente? Ba? Jimmy Javier. Jimmy Javier. Okay, okay. Ito, Nonoy Dalman or Bebeng Martinez? Of course, Nonoy Dalman. Nonoy Dalman. Ha? Kapatid ng fraternity brand ko yan. Okay. Roberto Poblete or Jimmy Tagines? Benji. Benji Poblete. Ah, okay, okay. Mas solid Honda itong mga to. ito, sigurado na ako. Hindi ko lang kung sinulat ko to. Pongky Alolor or Joy Dionisio? Pongky. Siyempre, Pongky. 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 Jesse Soliano or Tony Torrente? Jesse Soliano. Jesse Soliano. Okay. Solid Honda talaga eh. Okay. Estoy Estrada or Danny Florencio? Estoy ako. Doon ako kay Estoy. Estoy. Pabisaya eh. Okay. Kenny Barnes or Micah Blunt? Uy. Kilala na. Ay, mga import mo. Mga import nyo dati. Micah Blunt or Kenny Barnes? Blunt. Okay. Oh, Larry Fogel or James Robinson? Uy. Larry Fogel. Larry Fogel. Okay. So may maniwasan. Oh, ito mga coach mo, Eduque or Miego? Duque. Tito Eduque. Tito Eduque. The man in white. Ito mga guardia, Frankie Lim or Jesse Soliano? Frankie Lim. Frankie Lim. Frankie Lim. Bilis. Chito Loizaga or Joel Banal? Chito. Chito. Ito, Boggs or Brown? Boggs Adornado. Boggs Adornado. Yeah. Jimmy Manansala or Arnie Tuadles? Arnie Tuadles. Arnie, okay. Joy Carpio or Rudy Soriano? Joy Carpio. Iba talaga yung sama ng greatest. Ha? Nakikita ko na. Okay. Great Taste, Gallery Dominic, or Alaska? Great Taste. Great Taste. Okay, klaro naman yun. Oh, ito, mga Samika. Samika ito. Jay Ramirez or Pongky Alolor? Parehas ko partner yan. Pongky. So, tabla. Tabla. Pongky. Ah, oh, Pongky. Pongky. Oh, Pongky para. Ito, Ramon Cui or Totoy Marquez? Ramon Cui. Okay, okay. Opensa o depensa? Depensa. Shoot from the outside or drive to the basket? Drive to the basket.
Drive to the basket. Okay. Starting the start the game or off the bench? Start the game. Start the game. Toyota or Crispa? Crispa? Crispa. Lakers or Celtics? Ba. Lakers? Oh, Lakers or Celtics? Lakers. Lakers ako. Lakers. Okay. Mon Fernandez or Sonny Jaworski? Mon Fernandez. Okay. Tapos itong last, tinan natin. Pakita naman ang photo, Carly. Ayan. Oh. Yon. Si Snooki, si Dina Bonneby, o si Maricel Soriano? Ito si Snooki, kasi ito yung na-muse namin to eh. Ah, nag-muse nyo ba? Snooki, okay. Snooki Serna wins today. Ah, okay, ha? Matagal lang hindi na nanalo si Snooki. Kadalasan si Dina. Kadalasan si Dina Bonneby dyan. Okay, si Snooki wins today. That's X's or O's for episode 208. Mr. Noel Zarate, it's your turn. Sandali lang ha. Nalabas ko na yung konti ko. Hanapin ko lang ulit ha. Ayun. Oh. Nawala pa yata si Noel. Nawala yata connection ni Noel. Kakahanap niya ng kodi ko niya. Nawala siya. Ha? Ito, may buwabati yan. Si Danny Manalastas, kinakamusta ka? Oo, oh, Danny. Yan ang point guard namin sa ano, upcourt. Upcourt, correct. Danny, kumusta? Si Mondison din. Ha? Mondison. Oh, di ba? Yung nangyayari kasi dito, Charlie, since naka-phone ako, pag pumupunta ako doon sa kodi ko, nawawala sa screen. Ako na magsasabi ng speed. Okay, Arena Plus, those legendary Philippine basketball matches from AAOB. The 70s, the 90s, they were more than just games, right? They were stories of heart and hustle. Get that passion back with Arena Plus. Make your game watching a bit more interesting. Arena Plus is user-friendly, made for real sports fans. It's not about just betting. It's about deepening your connection with every play. Play it smart. Play within your limits. Bet what you can and afford to lose and never chase your losses. Arena Plus, it's where your enthusiasm for basketball and excitement of the game come together. Enjoy it responsibly. Download the app today. Regional laws and regulations may apply. And remember, 21 and over lang ito. Kung less than 21 kayo, huwag na kayo makinig dito sa Arena Plus. Okay. Okay. Ito yung tanong ko ngayon, Mr. Woodrow Balani. Ano? Anong chances na mas gumanda sana naging basketball career nyo kung hindi kayo nagstay sa Cebu Dumiretso na kayo Manila after ng University of Visayas days nyo? Ano sa tingin mo magiging mas maganda ba sana magiging basketball career mo kung dumiretso ka na Manila? O okay lang yung dumaan ka muna sa Cebu? Mas maganda ngayon na Noel yung ano, dumaan muna ako ng Cebu. Kasi okay. ang punto ko kasi dito sa Cebu kasi marunong ka, pag once na Cebuano player ka, marunong ka mag-box out, marunong ka mag-1-on-1. Mm. Lahat. So pag sumaba ka ng Manila, dito sa Manila, by play rito eh. By play. Sa amin doon sa Cebu, ano lang kami, talagang 1-on-1 talaga kami. 1-on-1 talaga. Matuto ka talaga. Fundamentals, kumbaga. Lahat ng fundamentals na kuha nyo. Matuto ka talaga. So kaya inaccept ko ang offer sa Cebu kasi ang alam ko ang UB maraming product ng University of Visayas na katulad nila Manny Paner, Estoy Estrada, Paul Velasco, naging PBA player din. Right. So dito tayo muna sa ano. Kaya yung sabi sa akin, ang advice sa akin ni Naomi Villegas ng Litran, Budro, bakit nandito ka na sa Mindanao? Bakit ayaw mo dumiretso ng Manila? Bakit gusto mo pa ng Visayas? Sabi ko, coach, dito muna ako sa Visayas. Direkta ka na. Sabi ko, dito na ako, coach muna sa ano. Kasi nga, ang point ko kasi dito, yung kapatid ko, libre sa pag-aaral, scholar siya dun sa University of Visayas. So nakatulong din ako sa papano, sa parents ko. Yun ang point ko. Good answer. Right. And, ganda, umabot ka right. naman ng PBA, nakapaglaro ka, naka-champion ka ba dalawang beses, okay na yun, di ba? Okay na po yun.
Hanap po kung ano doon. Okay, salamat. Yun ang aking question. What are the odds brought to us by Arena Plus? Charlie. Okay, gagawin ko naman yung final natin. This one is for Sid Ventura. It's Founders Donuts. They're back. Founders Donuts Coffee and Tea. Doesn't get any better than that. Try it out. Meron silang Palanan, Makati branch, Sobel Rojas Street. Really good stuff. Of course, you know. Tsaka ano yan? Healthy. Healthy donuts. Diba Noel? Yes, sir. Okay, pasok tayo. Ha? Ito yung question natin. Ha? Kung pwede ka mag-dinner, mag-dinner ka, sir, kahit sinong basketball personality ang makaka-dinner mo, whether patay na or buhay pa, pwedeng taga-Amerika, taga-Pilipinas, basketball personality, pwede kayo mag-dinner. Sino yon at anong pag-uusapan ninyo? Pongki. Pongki. Pongki talaga. Pongki talaga. Ano pag-uusapan niya ni Pongki? Parati naman kayo magkasama. Diba? Every time, kami kasi Noel ni Pongki, every time pag umuwi siya dito ng Manila, ako ang hinahanap niyan. Sa Amerika pala, tumatawag ka sa akin yan. Sunduin mo ako sa airport, ganyan. Sinusundo ko siya. Tapos punta kami doon, nagdi-dinner kami, coffee kami, ganun. Gaw, punta tayo ng Cebu. Doon tayo magwalwal sa Cebu. Okay, Cebu tayo. Pero kunyari, mag-dinner. Ang pinag-uusapan namin, Noel, kami ni Pongki, yung nakaraan, yung player kami. Yan. Kaya kami tawa ng tawa. Yung, bakit ganun, ano? Naglaro tayo sa ano, ganun. Yun ang pinag-ano namin lagi, pinag-usapan namin. Ha, ni Pongki. Okay. Reminiscing lang pala. Ha? Yan. Ganun tuwa kayo sa nakaraan. Okay yun, ganun talaga. Eh, pag umuwi si Pongki, uuwi ba siya? Wala ba siyang balak umuwi? Soon? Well, tingko, wala pa eh. Siguro. Okay, pag meron, ha, balitaan nyo kami, ha? Magsama-sama tayo. Oo. Diba? Para makasama tayo po kayo. Tapos busy tayo, punta tayo sa Tuminugan Farm, di ba? So, yan ang Founders. That's the question brought to us by Founders Donuts. Please check out their products. You can go online. They're online as well. Instagram, you can order Founders Donuts online. Okay. So, let's enter. This ito, pinaka-final na talaga to. Hello, Porky. Ito yung bati ni Joe Cantada sa anak niya. So, since yan ang bati ni Joe Cantada, ito na yung pagkakataon mo, sir. Pwede kang bumati na bago tayo magsara dito sa ating episode 208. Okay. Ano pa ang ever lasting favorite? Oh. Una-una, shoutout sa Cagayan de Oro. Binabati ko yung former governor sa amin, Cagayan de Oro, ang former mayor, Oka Moreno. Mayor, belated happy birthday. Yung mga friends ko dyan sa Cagayan de Oro, Boy Almirante, Manny Antata Diaz, Johnny Casino, Andit Mendoza, Mendoza family, also Beha family. Yan, inadap ako dyan, mga Beha family. Pangalawa, itong barangay, Del Pilarians, Dan Gibara, chairman ng Del Pilarians. Dyan ako natuto ng basketball sa Del Pilar. Sa Barangay 19, kumusta po kayo dyan? Shout-out po. Yan lang po. Tapos, dito naman tayo sa Cebu. Binabati ko yung butihin naming Vice Mayor ng Naga Cebu. Si Birilio, Vice Mayor Birilio Jingjing Chong and University of Visayas, UB Green Lancers. Sa ito pa, dito sa Manila, sa Project 3, si Padre Ronald Macali, St. Joseph's Shrine Project 3. Binabati po kayo. Shout out po, Padre. Si Kagawad Ita Criqui Ebio, binabati po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo dyan. Yun na, ha? Okay. Okay, thank you so much, sir. Woodrow Balani played 57 games. Ano meron dito lang, pinapakita ko lang ang itsura ng Field Sports Arena na ngayon. Ultra yan, ng Ultra yan, Noel. Ultra. Tawag ngayon, Field Sports Arena. Ang ganda. Oh, at volleyball kasi tayo ngayon, pero pinapakita ko lang sa'yo kung gano'n ang kaganda. Itong ating venue na to. Kasi tayo dyan, Noel. Kita tayo, Noel. Pasyal ako dyan. Yan. Sige, pasyal dyan. Pag may PBA. Pag gusto mo mag-PBA game na live.
Sabi mo lang sa akin kung sumunod ng PBA Live. Ako bahala sa'yo. Sige, papasyalan ko. Natin kayo. Maraming salamat, Charlie. Maraming salamat, Noel. Sandali, 57 games. Maraming salamat, Noel, 57 games, 4 PBA seasons for 3 franchises. About 4 points a game. That's Woodrow Balani. And thank you so much for sharing your story with us. Bago tayo bumitaw, di ba? Para tayo bumitaw, we'd like to thank, of course, San Miguel Corporation. Yan ang nagpapatakbo dito sa show natin. Eh. San Miguel Corporation, Tuminugan Farm, Arena Plus, and Founders Donuts. We are part of the Globally Ballin Network. Thank you for all the help, Carla and Aaron, in the background. And then we have, of course, to thank PBA Archives and PH Sports Bureau para sa mga photos natin at sa mga info na binibigay natin about our players. Sino nag-birthday? Kasi nag-break tayo ng dalawang linggo. So ito yung mga nag-birthday. Fritz Gaston, JV Faner, Rene Canet, Marte Saldana, Mon Cruz, Derek Pumarin, San Chambers, Tata Merced, Mike Bilbao, and Frankie Lim noong February 29. Yan ang mga nag-birthday. Happy birthday to all of you. Okay, and that is it for episode 208. We are now in the books. Para sa aking kasama na si Noel Zarate, Jay Mercado, and Sir Ventura with us in spirit all the time. Ako naman po si Charlie Cuna. Nagpapasalamat kami kay Sir Woodrow Balani. Thank you so much, sir. Dagan salamat sa imo. Tapos, salamat sa mga... Okay. Mas pabalo, Noel. Diba, buong pamilya ng Balani. The entire family of the Balani. Thank you for supporting our show today. God bless you. God bless you. Thank you so much, Aldo Perez. Aldo Perez, we need you on the show very soon. Ha? Please, come on. Okay. So that's it. Thank you so much, everybody. Have a great weekend, Sir Woodrow. Mabuhay po kayo. Makita po tayo. Noel. Hope to meet you. Let's see you soon. Thank you, everyone. We'll see you. Bye, Carly. Bye. Thank you. A leader in key sectors so vital to the growth of our nation. Food, beverage, packaging, infrastructure, energy, and power. Proudly Filipino, through our well-loved brands, we carry the flag overseas. Yet we've always held out for ourselves a larger purpose. To use our scale, size, and dynamism to deliver products and services that can unlock and accelerate new opportunities for growth and drive our economy forward. We are committed to contribute to a resilient and globally competitive Philippines, where businesses like San Miguel can use their resources and imagination to expand the economy and ensure that prosperity is widely shared. Today, our focus is on generating investments and projects that will enable our country to achieve its full promise. Malasakit is woven into all that we do, from ensuring that more Filipinos are food secure, have access to reliable, sustainable, and affordable energy, world-class roads, airports, mass transit, stronger communities, and greater economic opportunities. We are helping build the Philippines that can carry our 110 million strong population into a future whose defining challenges of our time will be an energy transition, resource scarcity, and the need for greater inclusiveness. As a company, we have set our sights on building the nation of our dreams. By leveraging our expertise, leadership, and reach, as San Miguel, we will do what it takes to build a better future for all Filipinos.